Kabanata 1561 hanggang 1580. Sinimulan ni Ongi ang pagpino ng mga anting-anting nang bumalik siya sa Light Cloud Alliance. Ang pang-araw-araw na gawain ay hindi maiiwan at nakakapagod na isipin nito, ngunit araw-araw ay kailangan niyang pinuhin ang mga anting-anting sa loob ng halos 5 oras. Alas 2 o alas 3 ng hapon, natapos ni Ongi ang pagdadalisay ng 1,000 anting-anting. Nang malapit na siyang magpahinga, may ulat mula kay Tang Ming sa labas ng pinto, "Boss, pumunta si Luyoxi para makita ka at hinarang namin siya sa labas ng gate ng Light Cloud Alliance, papasukin ba natin siya?" Sumabog si Don Zimmer, "Hindi na kailangan, ayaw ko siyang makita," sabi ni Don Omi. "Okay, then I'll tell her to fuck off," sabi ni Don Unknown. Sabi ni Omi, "Hayaan mo na lang siya, hindi na kailangang sigawan ang mga tao. Wala naman siyang utang sa akin." Mabuti, mabilis na lumipas ang oras sa 1 kisap mata, 3 buwan na naman ang lumipas. Ang mga panlabas na disipulo ng Feiyun Sect, ang 3rd quarterly test ng taon ay nagsimula na. Ang unang website na m.kanshu8.net. Lahat, mangyaring magtipon sa Outer Plaza para sa quarterly testing. Madaling araw, isang tinig sa langit ang sumigaw. Si Omi ay nagmamadaling tumayo at lumabas ng silid, si Tang Huon ay nakabangon na. "Kuya, hindi mo na kailangang magpakatanga sa oras na ito para sa quarterly test, tama. Nasa 6 na yugto ka na ng body temper ang ngayon sa paningin ng lahat, at magiging isang kalabisan kung ikaw ay sumulong pa. Kaya iminumungkahi kung panatilihin mo ang 6 na yugto ng body temper." Sabi ni Tang Huon. Umiti si Omi, "Ate, sa pagkakataong ito, gusto kong gumawa ng isang bagay na mabangis." "Anong ibig mong sabihin? Isang mabangis?" "Oo, sa pagkakataong ito, gusto kong itago ang aking kaharian sa 8th yugto ng body temperance para sa pagsusulit na ito." "Ano? Ikaw kuya, wag kang masyadong high profile ah, ang mga taong second year disciples at kayang umabot sa 8th stage ng body temperance ay kahanghangan na. First year disciple ka pa lang at umabot ka na sa 8th yugto ng body temperance, ito ay masyadong high profile." Si Tang Huon ay abala sa pagpapayo. "Hahaha, kaya sinabi ko ang isang mabangis na balon." "Ikaw," walang imak si Tang Huon habang nakatingin kay Omi. Sinabi ni Omi, "Ate, matagal ka na ring nananatiling mababang profile, oras na para umakyat ng kaunti, ngayon sa iyong 2nd disipulo. Ang pinakamalakas na Xin Wuxiang ay nagbukas sa 1st yugto, ang mga mas mababa kay Xin Wuxiang nasa 8th yugto na ng body temperance, at ikaw, nasa 5th yugto ka pa ng body temperance." Sinabi ni Tang Huon, "Ayoko pa rin mag-stand out, kailangan ko lang siguraduhin na makapasa ako sa Inner Circle Disciple Assessment." Nanatili si Tang Huon sa 5th yugto ng body temperance na pinananatiling mababa ang profile. Si Omi ay abala sa pagtatanong, "Tama, ate, kailan niyo gagawin ang Inner Circle Disciple Assessment?" "Ang pagtatasa ay sa loob ng 2 buwan, at kapag pumasa ako sa pagtatasa, ako ay makakapasok sa Inner Circle ng Flying Cloud Sect at maging isang opisyal na disipulo ng Flying Cloud Sect." Sabi ni Tang Huon na may matinding pananabik. Ang isang Outer Circumference na disipulo ay hindi itinuturing na isang tunay na disipulo ng Flying Cloud Sect, dahil hindi man lang nakapasok ang isa sa gate ng Flying Cloud Sect. Sabi ni Omi, "Pumasok ka na sa Inner Perimeter, at hindi nakakatuwang mag-isa akong mag-isa sa Outer Perimeter, kaya iniisip ko kung makakasama kita sa assessment at makapasok sa Inner Perimeter." "Maaari mo, hanggat mayroon kang lakas, hindi mo kailangang maghintay ng 2 taon, at ang mga napakataas na rango ay maaari pang ang pumasok sa Inner Perimeter ng walang pagtatasa. Ikaw na ngayon ang pinakamataas na ranggo na disipulo sa 1 term, pwede ka na talagang pumasok." "Talaga, syempre, halos 2 taon na akong nasa Outer Perimeter ng Flying Cloud Sect." "Mabuti, sabay tayong papasok sa Inner Perimeter ng Flying Cloud Sect." "Ma'am, itigil na natin ang pag-uusap, bilasan natin at magtipon sa plaza." At, naps, agad na sumugod sina Omi at Tang Huon sa panlabas na plaza. Pagdating nila, halos lahat sila nandito. Maraming tao ang tumingin kay Omi. Ang huling quarterly test, si Omi ay pumasok sa 6th yugto ng body refining, at hindi nila alam kung bumuti si Omi sa pagkakataong ito.
Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay naniniwala na imposible para kay Ongi na mapabuti ang quarterly na pagsusulit na ito, dahil habang siya ay naglilinang, mas mahirap ito, at syempre, kahit na hindi sila naniniwala na si Ongi ay bubuti muli sa pagkakataong ito, sila pa rin nakatingin kay Ongi na may malaking pananabik. Ongi. Habang nakatayo si Ongi sa linya, tinawag si Ongi ng isang babae sa hanay ng mga babae sa kaliwa. Lumingon si Ongi at nakitang si Luyok si Iyon. What for? Sabi ni Ongi na masama ang loob. Masigasig na tanong ni Luyok si Ongi, long time no see, kumusta ka na? Walang pakialam na sinabi ni Ongi, napakaganda. Medyo nalungkot si Leviyoksi nang makita ang malamig na tono ni Ongi sa kanya. Mula noong panahong muntik na siyang madungisan ni Jin Wuxiang at iniligtas siya ni Ongi, hindi na nakita ni Leviyoksi si Ongi. Kahit malamig si Ongi sa kanya, ngumiti pa rin si Luyoksi at sinabing, Ongi, almost 3 months na, tumangkad ka ng kaunti o. Yes, walang pakialam na sabi ni Ongi at hindi tumingin kay Leviyoksi. Tumalikod si Leviyoksi na nawala. Sa oras na ito, ang malakas na tao sa langit ay sumigaw, mga Ginoo. Nagsimula na ang ikatlong quarterly test sa taong ito, halos isang taon na mula nang pumasok kayo sa paligid ng Feiyun sect. Sa loob ng 2 buwan, ang mga disipulo sa 2 taon ay magiging formal na nasubok, at kung hindi ka makapasa sa pagsusulit, kailangan mong umalis sa paligid ng Flying Cloud sect, at hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Flying Cloud sect sa iyong buhay. Nang marinig ito, ang mga disipulo sa 2 sesyon ay kinabahan. Sa ibaba, sisimulan natin ang pagsubok mula sa mga disipulo sa 1 taon, noong huling pagsubok natin, ang disipulo ng 1 taon, si Ongi, ay tumuntong sa 6 na yugto ng pagdadalisay ng katawan, sa pagkakataong ito, sa tingin ko ay hindi na nag-improve pa si Ongi, pagkatapos all, the further you go, the harder it is. Pagkasabi noon ay natuon ang mga mata ng lahat kay Ongi. Sabay walk out ni Ongi. Sa sandaling ito, tila naramdaman ng malalakas na lalaki sa langit ang momentum sa katawan ni Ongi at mukhang nabigla. Sinabi ni Ongi sa harap ng lahat, ikinalulungkot ko na big one ka, senior, ngunit hindi lang ako pinalaki ng pagsubok na ito, ngunit itinaas ko ito ng 2 antas. Nasa 8 yugto na ako ng body tempering. Ano? Nang marinig ito, nagulat ang buong parisukat. Si Ongi ay isang disipulo sa 1 taon pa lamang at naabot na niya ang 8 yugto ng body tempering. Ang mga taong mga disipulo sa 2 taon na maaaring umabot sa 8 yugto ng body tempering ay mga henyo na. Tumawa ang malakas na lalaki sa langit pagkatapos ng pagkabigla, Ongi, parang minaliit kita. Salamat. Sa sandaling ito, bahagyang kumunot ang noo ng malakas na lalaki sa langit. Ang kanyang tingin ay sinusukat si Ongi na para bang siya ay isang matalim na Ongi. Ang paghakbang ni Ongi sa 8 yugto ng pagpino ng katawan sa murang edad ay nagparamdam na sa kanya ng kakaiba, na nangangahulugan na si Ongi ay maaring isang walang katulad na henyo, o may isang uri ng kayamanan, tulad ng isang napakagandang tableta o isang bagay, o isang napaka-advanced, pamamaraan ng pagpino ng katawan. Palihim na sinabi ng malakas na lalaki sa langit sa loob, kailangan kong magtanong tungkol dito sa ibang pagkakataon. Sige, ay cheer natin si Ongi. Fa, fa, fa. Nagpalakpakan ang lahat para kay Ongi. Naabot na ni Ongi ang 8 yugto ng body tempering, at bukod sa maliit na bilang ng mga tao, ang karamihan sa mga tao ay hindi na nang ahas na magselos, dahil kapag ang isang tao ay napakalayo sa kanyang antas, ang selos ay mauuwi sa pagsamba. Sa sandaling ito, si Luyoksi sa koponan ay tumingin kay Ongi na may mga mata na puno ng kalungkutan. 1562, sinabi ni Luyoksi na may pagsisisi sa loob ng kanyang puso, bakit ako naging insensitive noon, bakit, kung alam kong napakabuti ni Ongi, hinding-hindi ko siya maaayawan noong bata pa ako, papayag ako sa bawat kahilingan niya. Si Ongi ay tulad ng isang henyo, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay ganap na pambihira, maaaring matulungan niya akong mag-high-ganti, tulungan akong bumalik sa pamilya, at ibalik ang lahat ng pag-aari ko, ganoong potensyal. Habang tumitingin si Luyoksi kay Ongi, mas gusto niyang sampilan ang sarili. Iniisip muli ang Jin Wuxiang na iyon, kumpara kay Ongi, siya ay isang mabaho sa basurahan. Pa, naalala ni Luyoksi ang pagiging malamig ni Ongi sa kanya ngayon, at sinampal ang sarili ng isang sandali ng pagsisisi, ang kanyang mga mata ay tila may mga luha.
Ang nakaligtaan ngunit hindi na maibabalik. Sa totoo lang, hindi gaanong snobbish si Lu Yuxi, ngunit wala siyang magawa. Bago niya hinangaan si Xin Wuxiang, umaasa siya sa kanyang kinabukasan. Kung kaya ba niyang maging malakas, kung matutulungan ba niya itong mag-higanti at tulungan siyang bumalik sa pamilya. Susunod, sa mga disipulo sa unang sesyon, mayroon bang nakarating sa ikapitong yugto ng pagdalisay ng katawan? Walang lumabas. Ang malakas na tao sa langit ay nagtanong muli, kung gayon mayroon bang nakarating sa ika-anim na yugto ng pagdadalisay ng katawan. Sa sandaling ito, dalawang tao ang tumayo. Sila ay sina Yang Rong at Lu Yuxi ayon sa pagkakabanggit. Tandaan ang URL kanshu8.net. Ang pangit lang ng mukha ni Yang Rong sa sandaling ito, naisip niya na imposibleng mapabuti ni Ongi ang pagsubok na ito, kaya't kasama niya si Ongi. Bilang resulta, nakapasok pa si Ongi sa ikawalong yugto ng body tempering, at higit sa lahat, kahit si Lu Yuxi ay nakapasok na sa ika-anim na yugto ng body tempering, kaya't kasama niya ito. Not bad, may dalawa talaga na umabot na sa ika-anim na stage ng body tempering, bagamat mas mababa sila kay Ongi, pero hindi naman masama. Pagyayabang ng malakas na lalaki sa langit. Sa ibaba, ito ang pagsubok ng mga disipulo sa ikalawang taon. Noong nakaraang quarter, ang disipulo ng ikalawang taon, si Xin Wuxiang, siya ay tumuntong sa unang yugto ng Enlightenment at niyanig ang buong larangan. Sa pagkakataong ito, may improvement pa ba si Xin Wuxiang? Panipik. Nag-walk out si Xin Wuxiang na parang natalong leon sa pakikipaglaban. Sa nakalipas na ilang buwan, si Xin Wuxiang ay hindi nag-improve dahil araw-araw niyang inaalagaan ang kanyang mga sugat at binugbog siya ni Omi. Xin Wuxiang, kailangan mong ipagpatuloy ang mabuting gawain. Itinuro ng malakas na tao sa langit. Sa wakas, ang malakas na tao sa langit ay sumigaw. Dalawang buwan mula ngayon, ito ang araw kung kailan tatasahin ng mga disipulo sa ikalawang taon ang kanilang kalagayan sa kapaligiran, mangyaring ihanda ang lahat ng mga disipulo sa ikalawang taon. Umabot na sa ika-anim na yugto ng body tempering o mas mataas ay maaaring masuri ng maaga, at kahit na, ang mga partikular na namumukod tangi ay maaaring pumasok kaagad sa panloob na pagkubkob ng Feiyun sect. Halimbawa, si Ongi ay maaaring dumiretso sa panloob na bilog ng Flying Cloud sect. Sige, buwagin na. Naghiwa-hiwalay ang lahat at umalis. Maraming kabataang babae ang nakapalibot kay Ongi. Boss Tang, kulang ka pa ba sa mga babaeng katulong sa paligid mo? Minister Boss, mas malakas ang masahe ko o nakaka-promote ng development. Minister Boss, maaari ba akong humingi ng isang pakete na may ganitong poster? Su Chen, tingnan mo ang mga binti ko, ilang taon ko ba sila makikipaglaro? Itinaas ng 16 na taong gulang na batang babae ang kanyang S**Zai na hita at sinabing. Isang grupo ng mga batang babae, na halos hindi na tinatrato si Ongi bilang isang bata, ay nagsikap na akitin si Ongi. Hindi nakaimik si Ongi, sa sandaling iyon, dumating si Tang Huon. Tumahimik lahat ang mga babae dahil, nang umakyat si Tang Huon, ang pangit nila kung ikukumpara. Ang babaeng nag-aakalang S**Zai siya ngayon lang pagkatapos makita ang katawan ni Tang Huon, tahimik na ibinaba ang palda na nakataas. At noun, speak kuya, babalik na tayo. Oh, mabuti, tumanggo si Omi at nakita ng grupo ng mga batang babae na hindi sila nagdulot ng tagumpay at nawala ng bibig. Ang lahat ng ito ay nakita ni Lady Yuxi na nasa hindi kalayuan. Kinagat ni Lady Yuxi ang kanyang mga ngipin at sinabi sa kanyang puso, si Ongi ay napakagaling, marahil ay talagang matutulungan niya akong makabalik sa pamilya sa hinaharap, kailangan kong subukan muli. Pagkatapos sabihin iyon, lumakad si Lu Yuxi na may ngiti sa kanyang mukha. Kuya Chen, magiliw na bati ni Lady Yuxi. Naiinip si Ongi, Lady Yuxi, ano na naman ang ginagawa mo? Kuya Chen, pwede ba kitang makausap? Tumingin si Ongi kay Lu Yuxi at nakita niyang medyo namula siya at nagiging S-Zir at S-Zir, pero syempre, hindi yun ang punto ay gusto ni Ongi na makita kung ano ang gusto niyang gawin. Okay, mag-usap tayo, ate, pwede ka munang bumalik. Tumingon si Ongi para turuan si Tang Huon. Oh, Tang Huon first her lips, medyo nanlumo siya sa loob. Sa loob-loob niya ay parang hindi niya masyadong gusto si Ongi na nakikipag-usap sa ibang mga babae. Napangiti si Tang Huon, paano niya naisip iyon, kapatid niya si Ongi ah. Sige,
Luyoxi, ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Maaari na ba tayong magsimulang mag-usap? Sabi ni Omi. Kinagat ni Luyoxi ang kanyang mga ngipin at sinabing, Kuya Chen, lahat ng ito ay dahil may mga mata ako noon. Ayoko makarinig ng ganyang kalokohan. Kuya Chen, ako. Sabihin mo na ang dapat mong sabihin, huwag mong lunukan. Kuya Chen, gusto kong humingi ng isang pakete. Namula si Luyoxi at ibinaba ang kanyang ulo at sinabi, Ano? Nang hihingi ng package. Hindi ako nagkamali nang narinig. Natuwa si Omi at kasabay nito, ang imahe ni Luyoxi sa puso ni Omi ay bumaba ng 3 puntos. Hahaha, Luyoxi, Luyoxi, napakamura mo. Sa una ay akala ko tinanggihan mo ang pag-aampun sa akin at ang pag-amin ni Xin Wuxiang, sa pag-aakalang ikaw ay isang mapagmataas na babae, ngunit ngayon ay lumabas ako sa 8th yugto ng pagpino ng katawan, and you're begging for adoption? If one day, someone more genius than me suddenly pop up, you just begging him to get laid. Hindi, hindi ganoon. Natarante si Luyoxi at umiling. Emph! Umuso si Omi at dir-diretsyong naglakad. Umiyak si Lady Yoxi, Omi, gusto ko lang bumalik sa pamilya, mali ba ako? Ang talento ko ay hindi namumukod-tangi, ang umasa sa akin lamang ay halos imposible, hindi ko alam kung hanggang kailan ako mabubuhay, gusto ko lang makakilala ng ilang henyo para tulungan akong makaganti sa hinaharap, mali ba ang ginawa ko? Huminto si Omi, hindi makayanan ni Omi na makakita ng babaeng umiiyak, ano ba, ang hirap lumayo. Iyak ang kapatid mo ah, sabihin mo ang hindi masabi ng maayos. Akala ko nakita mong malakas ang talento ko, gusto mong bumawi, hindi ko alam ang dahilan mo. Ano ang nasabi mo, anong gagawin ibig mong sabihin? Pinunasan ni Luyoxi ang kanyang mga luha at sinabing, tinanong mo ako noon kung ano ang aking pagkakakilanlan, masasabi ko sa iyo ngayon na ako ay mula sa luklan ng forces, ngunit sa kasamaang palad, ang aking mga magulang ay hindi pinaburan at na-frame ng iba. Ng pamilya, nawala ang aking paglilinang at nakakulong sa pamilyang Heavenly Prison. Ang aking talento ay katamtaman lamang sa pamilya, at ako ay pinalayas din sa pamilya. Gayunpaman, hindi ko nais na ang aking mga magulang ay mabuo ng isang taksil, at kailangan kong bumalik sa pamilya upang maghayganti sa mga bumalandra sa aking mga magulang. Gayunpaman, hindi ako maaaring manirahan sa 4 na dagat dahil ang mga bumalandra sa aking mga magulang, pinipigilan nila ako sa bawat pagliko, makaalis lang ako sa malayo, sa Wonsi, at sumali sa Flying Cloud Sect. Nais kong makilala ang ilang mga henyo na makakatulong sa akin sa hinaharap, bago ako hindi naakit sa talento ni Xin Wuxiang, kung hindi ko nakilala ang aking kamatayan, paano siya magiging karapat dapat sa akin? 1563 Sabi ni Omi, kaya, kung hindi ka nahirapan, hindi ako magiging karapat-dapat para sa iyo. Hindi, 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 mas henyo ka kaysa kay Xin Wuxiang, sa aming pamilya, bagamat may mga umabot sa 8 o 9 na hakbang ng pagdadalisay ng katawan sa edad na 11 o 12, ngunit ang bilang ay hindi malaki, kahit sa pamilya natin, you belong to the genius type, how could you not be worthy of me, I blame me for being blind before. I'm sorry, Omi, I really regret my rudeness to you before. Umuso si Omi, gusto mo ba akong maging free hitman mo? Pwede ba? Ano ang kinalaman ko sa nangyari sa iyo sa pamilya? Kailangan ko bang maawa sa iyo? Napakaraming nakakaawa na tao sa mundo, tsaka, hindi ikaw ang pinaka nakakaawa, at least buhay ka pa. Omi, tumingin si Luyoxi kay Omi sa panalangin. Napabuntong hininga si Omi sa pagkadismaya. Sige, sige, gawin muna natin ito, susundan mo muna ako at maging maid ka? Kung maganda ang ugali mo, baka maisipan kong tulungan kang maghayganti sa hinaharap. Sige, basta't matutulungan mo akong maghayganti at mailigtas ang aking mga magulang, ang katawan ko ay nasa iyo. Omi trailed off, sino ang gusto ng katawan mo? Sige, sumama ka sa akin. Oo, pinunasan ni Lady Yoxi ang kanyang mga luha at masayang ngumiti. Ibinalik ni Omi si Lady Yoxi sa Light Cloud Alliance. Kuya, bakit mo siya dinala dito? Si Tang Huan ay abala sa pagtatanong, na para bang hindi siya masyadong malugod. Sabi ni Omi, ate, si Luyoxi na ang magiging personal maid ko simula ngayon. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ano, ikaw, sinako mo siya?
Oh, kung kailangan mong sabihin ang isang bagay na napakapangit gaya ng pag-iimpake, pagkatapos ay aibag ito. Mapait nang umiti si Omi. Hindi masyadong payag si Omi, ngunit nang makita niyang umiiyak si Lu Yoxi, at ubiling ibinalik niya ito, kaya kung matutulungan niya talaga siya sa hinaharap, tulungan siya. Boss, sigaw ni Tang Unknown mula sa labas. Pasok ka. Boss, may isang inner sage na disipulo dito para makita ka. Ah, isang inner sage na disipulo ang naghahanap sa akin. Oo. Oh. Nataranta si Omi, sinong inner circle na disipulo ang lumapit sa kanya, sinong lingsheng ba? Naglakad si Omi sa harap ng pintuan, at nakita niya ang isang lalaki na humigit kumulang 20 taong gulang na nakatayo doon, maliban na siya ay hindi sinong lingsheng. Sino ka? Bakit lumapit sa akin? Tanong ni Omi. Ikaw ay Omi, ang pangalan ko ay Niu Dabao, at naparito ako upang imbitahan ka sa kanyang mansyon para makipag-chat sa utos ni Mentor Zhu Changsheng. Sabi ng lalaki. Nataranta si Omi, sino si Pig Intestine Sheng? Naisip ko, kakaibang pangalan yon. Si Zhu Changsheng ay isang tutor ng Flying Cloud Sect, siya nga pala, noong quarterly testing ang iyong mga outer disciples kaninang umaga, ang malakas na lalaking iyon na nakatayo sa himpapawid ay ang master ni Zhu Changsheng. Ah, si Pig Intestine Sang ba ang naghahanap sa akin, o ang fucking mentor ni Pig Intestine Sang ang naghahanap sa akin? Pinapaikot mo ang ulo ko. Walang imak si Omi. Omi, ang lakas ng loob mong maging bastos sa tutor ng bituka ng baboy. Galit na galit ang lalaking tinatawag na Niu Dabao. Ang kaharian ni Niu Dabao na ito ay ang unang yugto ng Enlightenment, at siya ay 20 taong gulang pa lamang, hinamak siya ni Omi sa loob, at talagang naglakas loob siyang sumigaw kay Omi. Ang ganitong klaseng level minion hindi nag-abala si Omi na alagaan siya, at diretsong sinabing, kung ang bituka ng baboy Sheng ang nag-iimbita sa akin, o si Pig Intestine Sheng na kanyang amo ang nag-imbita sa akin, hindi ako pupunta, kaya mawala ka. Ikinaway ni Omi ang kanyang kamay. At noun, spi, galit na galit ang Niu Dabao na iyon, hinawakan ang damit ni Omi at sinabing, Omi, pakitunguhan si Mentor Zhu Changsheng ng may paggalang, inanyayahan ka ni Mentor Zhu Changsheng na pumunta, karangalan mo ito para sa kapakanan ng iyong natatanging talento, huwag kang magbigay isang sampain. Nanlamig ang tingin ni Omi at sinabing, bitawan mo ang mga kuko mo. Emph, Omi, nandito ako sa utos ni Mentor Zhu Changsheng para hanapin ka. Pumunta ka man o hindi, kailangan mong sumama sa akin. Pilit na sabi ni Niu Dabao. Sa sandaling ito, tumakbo si Tang Mumay para magulat, Boss, nandito si Xin Wuxiang para makita ka. Nagsalubong ang mga kilay ni Omi, sa oras na ito, ano ang ginagawa ni Xin Wuxiang dito? Hindi pa ba sapat na masama ang pambubugbog na ginawa niya ilang buwan na ang nakalipas? Sinabing pumasok si Xin Wuxiang, nakita ni Xin Wuxiang na may humihila ng damit ni Omi, at hindi nagsalita, agad siyang lumuhad kay Omi at sumigaw, Kuya Chen, nagkamali ako. Galit na galit si Omi sa sandaling yun at iniisip kung paano haharapin ang Niu Dabao na ito, ngunit pagkatapos ay pumasok si Xin Wuxiang at nagambala. Gusto ni Omi na pasabugan si Xin Wuxiang, ngunit bigla siyang nagkaroon ng maliwanag na ideya at sinabi kay Xin Wuxiang, Xin Wuxiang, bibigyan kita ng misyon, at ituring din itong pagsubok, kung makapasa ka sa pagsusulit, maaari kong isaalang-alang na patawarin ka at magkakaroon pa rin ako ng pagkakataong sumali sa Light Cloud Alliance. Eh, tuwang-tuwa si Xin Wuxiang. Sinabi ni Omi, tingnan mo, itong lalaking humihila sa aking damit ngayon. Ang pangalan niya ay Niu Dabao, siya ay isang inner circle na disipulo. Binigyan mo siya ng isang mahusay na pambubugbog, kahit na mas masahol pa kaysa sa ibinigay ko sa iyo ilang buwan na ang nakakaraan, at kung matalo mo siya sa aking kasiyahan, pagkatapos ay maituturing kang nakapasa sa pagsusulit. Ah, nagulat si Xin Wuxiang, hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Omi ng ganoong pagsubok, sa katunayan, dumating si Xin Wuxiang ngayon para lang humingi ng tawad kay Omi at hindi niya inaasahan na mapapatawad siya, pero hindi niya inaasahan si Omi, upang bigyan siya ng pagkakataong ito at ang posibilidad na sumali sa Light Cloud Alliance. Paanong hindi pahalagahan ni Xin Wuxiang ang pagkakataong ito? Ano pa ang hinihintay mo? Ayaw mo ng pagkakataon? Oo, boss, masiglang sigaw ni Xin Wuxiang at tumingin sa Niu Dabao na iyon na may mabangis na sulyap.
Sinabi ni Omi na bugbugin niya ito hanggang sa maging mas seryoso pa siya kaysa sa binugbog siya ni Omi noon. Kaya ngayon tumingin si Zin Wuxiang kay Niu Dabao na parang nakita niya ang kaaway na bumugbog sa kanya. "I fuck you," sigaw ni Zin Wuxiang at biglang binasag ang kanyang kamao kay Niu Dabao. Napaatras ng ilang hakbang si Niu Dabao at galit na sinabi, "Ano ang ginagawa mo?" Sinabi ni Omi, "Zin Wuxiang, mayroon kang kalahating oras, pagkatapos ng kalahating oras ay lalabas ako para mag-check." Pagkatapos sabihin iyon, pumasok si Omi sa Light Cloud Alliance ng hindi lumilingon. At sa pintuan, itinaya ni Zin Wuxiang ang kanyang buhay upang labanan ang dugong Niu Dabao na iyon. Si Niu Dabao ay talagang nanlumo, dumating lamang siya upang tawagan si Omi sa utos ni Mentor Zhu Changsheng, at hindi maipaliwanag na nasangkot sa isang kung saan baliw na ganap na walang buhay upang salakayin siya. "Grass you, hindi ako magiging magalang kung aakyat ka ulit dito." Galit na sigaw ni Niu Dabao kay Zin Wuxiang. Boom! Paano makikinig si Zin Wuxiang sa kanyang babala? Alam lang ni Zin Wuxiang na isa sa alang-alang lamang niyang patawarin si Niu Dabao kung matalo niya ito ng mas masahol pa kaysa dati, at galit pa rin siya para humingi ng tawad kay Omi. Ilang sandali, sa pasukan ng Light Cloud Alliance, ang dalawang lalaki ay nag-aaway na parang dalawang toro na nakikipagbuno, dahilan upang manood ng maraming tao. Ang Bull Dabao na iyon, kung tutuusin, ay isang disipulo sa Inner Circle at 20 taong gulang, at natuto din ng mas malakas na kasanayan sa militar sa Flying Cloud Sect, habang si Zin Wuxiang ay isa lamang Outer Circle na disipulo, at bagamat siya ay nasa parehong antas ng Bull Dabao, siya ay medyo mahina kaysa kay Bull Dabao. Gayunpaman, binawian ng buhay ni Zin Wuxiang ang kanyang kalaban, kaya, ilang sandali, ang dalawa ay nag-away sa isa't isa, magkayakap at gamulong-bulong sa lupa paminsan-minsan, na nagiging sanhi ng ang mga nanunood ay namangha. 1564, "Kuya, bakit hinahanap ka ng mentor ni Zhu Changsheng na iyon?" Pagbalik sa bahay, nagtanong si Tang Huon. "Ewan ko, si Zhu Changsheng ang alagad ng malakas na lalaki na nagbigay sa amin ng quarterly test sa umaga, kung hindi ako nagkakamali. Dapat ang malakas na lalaki ang nag-utos kay Zhu Changsheng na hanapin ako sa umaga." Panipi. "Ah, baka masyado kang high profile sa umaga nang ibunyag mo ang iyong body temper ng 8th stage realm, at ang malakas na lalaking iyon sa umaga ay naisip na mayroon kang isang bagay na hindi pangkaraniwan upang makita kung ikaw ay isang tunay na henyo, o kung ikaw ay may isang uri ng kayamanan na tumulong sa iyo." "I think so." Sabi ni Omi na may malamig na tingin, kung maglakas loob siyang suntukin siya, sisihin si Omi sa pagiging immortal niya. "Kuya ah, ano ba sabi ko sa iyo, wag kang masyadong high profile tapos ngayon may makakapansin sa iyo agad." "Sister, huwag kang mag-alala, kung tutuusin, marami pang henyo kaysa sa akin, ngayon na sinabi ni Lu Yoxi na ang kanilang pamilyang forces, medyo marami sa kanila ang umabot sa 8 or 9 na yugto ng pagdadalisay ng katawan sa edad na 11 or 12, kaya katumbas ko na lang ang level na ito ngayon." "Tama, bakit ang ingay sa labas?" Nagsalubong ang mga kilay ni Tang Huon. Sinabi ni Omi, si Zin Wuxiang at ang Niu Dabao na iyon ay nasa dugo. "Sino si Niu Dabao? Nagpadala si Zhu Changsheng ng isang tao upang hanapin ako, ngunit sa kasamaang palad, siya ay masyadong masungit, at nagkataon na hinanap din ako ni Zin Wuxiang, kaya bibigyan ko ng pagsubok si Zin Wuxiang." Speechless, sinalubong ni Tang Huon si Omi sa isang sulyap at agad na nagtungo sa gate, at nakita ko na ang isang malaking bilog ng mga tao ay nagkukumpulan sa paligid ng gate, na parang nanunood ng isang bullfight, na may dalawang tao sa gitna na tumatagilid at nangungulit sa bawat isa, iba pa. Ang unang website na m.kunshu8.net. Ang martial skills ni Zin Wuxiang ay nasa mahinang bahagi, kaya't maaari lamang niyang makalapit at personal sa Niu Dabao na iyon sa isang pisikal na laban. Bagaman mas malakas ang martial skills ni Niu Dabao, hindi siya gaanong mas malakas, at wala siyang nagawa sa barbaric attacking style ni Zin Wuxiang, pagyakap at pagkagat, at sa huli, kamao sa kamao lang ang kaya niyang labanan sa madugong laban. Hindi naman masyadong fiercely ang sparred nilang dalawa. Ah! Biglang napasigaw si Niu Dabao sa sakit, at talagang kinagat ni Zin Wuxiang ang kanyang tenga. "Sakit, sakit, sakit!" Sumigaw si Niu Dabao para sa sakit, ngunit hindi bumitaw si Zin Wuxiang. "Hiss!" Napapunit si Zin Wuxiang gamit ang kanyang bibig. "Ah!
Ang tainga ni Niu Dabao ay kinagat ni Xin Wuxiang, at nagspray ang dugo sa buong mukha ni Xin Wuxiang. Medyo hindi makayanan panoorin si Tang Huon, masyadong madugong pisikal, ganoon din talaga ang nakababatang kapatid. Anong klaseng pagsubok ang ibinigay kay Xin Wuxiang sa magandang dahilan? Buti na lang hindi nakikipaglaro si Xin Wuxiang sa iba para makuha. Pagpapatawad ni Omi. Sa ganitong paraan, nagbuno si na Xin Wuxiang at Niu Dabao ng buong kalahating oras. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Omi sa harap ng pintuan at nakita niya si na Xin Wuxiang at Niu Dabao na parehong gamulong sa lupa, nakakamatay silang dalawa na nagkasalubong. Hindi masyadong malaki ang agwat ng lakas sa pagitan ng magkabilang panig, ang laban hanggang ngayon, ito ay dapat na naging pinaka-primitive na labanan. May mga bahid ng dugo sa lupa, at bukod dito, nakita rin ni Omi ang dalawang nakagat sa tenga sa lupa. Ah, kaninong tainga? Nang tumingin si Omi, nawala ang magkabilang tainga ni Niu Dabao. Gayunpaman, si Xin Wuxiang ay miserable din, ang kanyang katawan ay puno ng dugo, ang kanyang mga mata ay namamaga at hindi niya makita ang kanyang mga eyeballs, at ang kanyang ilong ay ganap na baluktot sa isang tabi. Sabi ni Omi, sige, Xin Wuxiang, tama na. Hindi inaasahan ni Omi na si Xin Wuxiang ay lalaban ng husto, at nabugbog nito si Niu Dabao. Medyo gamaan ang loob ni Omi na makita kung naglakas loob pa rin siyang maging mayabang sa harap ni Omi. Narinig ni Xin Wuxiang ang boses ni Omi, na nagpakawala kay Niu Dabao, ngunit wala ring lakas, gamulong sa gilid. Napasigaw si Niu Dabao sa sakit sa lupa, umaagos ang dugo sa buong katawan niya. Umakyat si Omi, walang pakialam kung hindi makayanan ni Niu Dabao ang sakit o hindi, at direktang sinipa siya. Nakatapak sa dibdib ni Axbow. Oo nga, tumili si Niu Dabao, ngayon lang ay dinurog ni Xin Wuxiang ang tadyang ni Niu Dabao gamit ang kanyang nuo, at ngayon ay natapakan na naman siya ni Omi, biglang hihimatayin si Niu Dabao sa sakit. Napakalupit ni Omi, not to mention na 12 years old pa lang siya, pero hindi siya kumukurap kapag nambubuli siya ng mga tao. Tinapakan ni Omi ang dibdib ni Niu Dabao at sinabing, Niu Dabao, ikaw ay isang inner circle na disipulo, nang ahas kang maging mayabang sa harap ko, at sa harap ng aking Light Cloud Alliance, hindi mo rin tinitimbang ang iyong sarili. Omi, maghintay ka, sabi ni Niu Dabao na puno ng dugo ang bibig. Naghihintay, ibig mo bang sabihin sa akin na ang baboy na ipinanganak? Hindi, ang baboy na ipinanganak ay maghihiganti sa iyo. Kinagat ni Niu Dabao ang kanyang mga ngipin at sinabi, aking amo, hindi ka pakakawalan. Yoho, I heard it right, may amo ka rin, sabihin mo sa akin kung anong klaseng paninda ang amo mo. Umiti ng mapaglaro si Omi. Ang aming Kang Ying Alliance ay isang nangungunang 300 ranggo na gang ng Flying Cloud Sect, hintayin mo ako, ikaw ay isang peripheral thrash gang. Napangiti si Niu Dabao at sinabing, bang, tinadya ka ni Omi ang paa, napasigaw si Niu Dabao at nahimite sa sakit. Boss, nahimite siya. Sabi ni Tang Miao, sinabi ni Omi, pumunta sa Flying Cloud Sect Spirit Talisman Store at kumuha ng dalawang disipulo sa inner circle dito. Oo, hindi nagtagal, natagpuan ni Tang Mumay ang dalawang inner circle na disipulo ng Flying Cloud Sect, maliban na sila ay nasa ikawalong yugto pa lamang ng body temperance. Kapatid na alipin, brother servant, pagkaraang dumating ang dalawang inner circle na disipulong iyon, abala sila sa pagtango kay Omi. Sila ay mga empleyado ng Spirit Talisman Store na ipinadala ng kanilang amo upang magbenta ng mga anting-anting sa paligid, at ngayon ang lahat ng negosyo ng Spirit Talisman ay inalis ni Omi, pero walang lakas ng loob na magsalita ang amo nila na nagpapakitang hindi rin naglakas loob na guluhin ang amo nila si Omi kaya napayuko silang lahat nang makita siya. Tanong ni Omi, kilala mo ba ang taong ito sa lupa? Umiling ang dalawang lalaki at sinabing, hindi ko sila kilala. Napakaraming disipulo sa inner circle ng Flying Cloud Sect. So, narinig mo na ba ang Coyote Alliance? Ano, Coyote Alliance? Ang lalaking ito ba ay mula sa Crested Eagle Alliance? Ano, malakas ba ang Coyote Alliance? Tanong ni Omi. Ang Kang Ying Alliance ay ang Flying Cloud Sect, isang gang na niranggo sa nangungunang 300. Napakalakas ba ng nangungunang 300? Tanong ni Omi. Sinabi ng isa sa mga disipulo sa panloob na pagkubkub,
Ang panloob na pagkubkob ng Flying Cloud Sect ay puno ng maliliit na gang, ang iba't ibang malalaki at maliliit na gang ay pinagsama, mayroong kahit libu-libo sa kanila, at ang katotohanan na ang Kangying Alliance ay nagawang ipasok ang nangungunang 30 nagpapakita na ang kanilang mga amo ay nasa ika-apat na Orden ng Enlightenment. Damn it, I thought it was some great and powerful faction, but it turns out that the bosses are only in fourth stage of enlightenment. I feel like I'm being insulted. I am a heart that can't handle this. Parang insulto na, galit na sabi ni Omi. Ah, natigilan ang dalawang inner circle na disipulo, ganito na lang ang tawag sa insulto. Hindi mo pa rin kaya. Sinabi ni Omi, kayong dalawa, dalhin itong Niu Dabao pabalik sa panloob na pagkubkob ng Flying Cloud Sect, at gayon din, tulungan mo akong makuha ang Nungling Sheng na iyon. Oo, Kuya Chen. Ang dalawang panloob na alagad ng pagkubkob ay dinala ang Toro na si Dabao. Hindi nakapasok si Omi sa Inner Siege, kaya hinayaan niya silang lumaban sa kanilang pagpasok. Dinala ng dalawang taong iyon si Niu Dabao sa loob ng enclosure, at sinabi ng isa sa kanila, nasaan ang punong tanggapan ng Kangying Alliance? 1565, ewan ko, kahit alam natin, hindi natin madadala sa Coyote Alliance ah. Paano kung isipin ng amo nila na pinaglaban natin? Ano naman? Itapon na lang ba natin itong cow pooper? Bakit hindi natin dalhin si Niu Dabao sa Transmutation Building ng Feiyun Sect at pagkatapos ay tulungan ng Transmutation Master na sumigaw para kunin siya ng Coyote Alliance? Sige, iyon lang ang paraan. Dinala nilang dalawa si Niu Dabao sa isang lugar na tinatawag na Transmutation House. Sa ilalim ng sahig ng Summoning Building na ito, mayroong isang gintong halaman na medyo katulad ng isang petunya na pinalaki ng 100 beses, na kumakalat mula sa lupa hanggang sa bubong ng gusali. Himala, hanggat sinisigawan ng isa ang malatrompeta na bulaklak na iyon, ang tunog ay maaaring kumalat kaagad at maririnig sa buong panloob na kapaligiran ng Flying Cloud Sect. Transmitter, bigyan mo ako ng pabor, ang taong ito ay tinatawag na Niu Dabao, siya ay mula sa Kangying Alliance. Siya ay binubugbog hanggang sa mamatay ngayon, tumulong na tumawag sa Kangying Alliance at magmadali upang kunin siya. Sino ang binugbog? Sa pamamagitan ng kapangyarihan sa outer perimeter ng Flying Cloud Sect na tinatawag na Light Cloud Alliance, ang kanilang panganay ay tinatawag na Omi. Hindi nagtagal, sa inner perimeter ng Flying Cloud Sect, isang boses ang umalangaw sa hangin, "Hoy, hey, Kangying Alliance, makinig ka? Mangyaring magpadala ka agad ng isang tao sa Transmutation House, ang iyong miyembro, Niu Dabao, ay malubhang nasugatan ng pinakamatandang elder ng Outer Disciple Gang, Light Cloud Alliance, Omi. Pansinin mo itong muli, tandaan ang URL consuate.net. Sa sandaling ito, sa bawat sulok ng Flying Cloud Sect, narinig ang transmission na ito. Sa orihinal, hindi ito isang malaking bagay, isang napakakaraniwang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang labanan ng Flying Cloud Sect ay masyadong normal, at hindi ito isang malaking labanan. Gayunpaman, ang kakaiba ay ang taong nakasugat kay Niu Dabao ay isang puwersa na binuo ng mga panlabas na disipulo ng Flying Cloud Sect. Ang bawat tao ay naghinala na sila ay nagkamali sa pagkarinig, isang peripheral na disipulo, kahit na siya ay may kakayahang bumuo ng isang kapangyarihan, ito ay isang kapangyarihan ng basura. Paano niya matatalo ang isang tao mula sa pinakamataas na 300 kapangyarihan na nirirango sa inner circle at seryosong saktan siya? Ito ay dapat na isang pagkakamali. Sa palagay ko rin, kailan kaya ang mga outer disciples ng Flying Cloud Sect ay maibabalik din ang langit, ito ay isang biro lamang. Ang mga taong nakarinig nito ay pinag-uusapan lang ito, hindi talaga ito tinitingnan. At ngayon, sa isang lugar sa Flying Cloud Sect, mahigit 10 tao ang nagtitipon upang magtanim, nang umalangaw-ngaw ang mga boses sa hangin. Nasaktan si Bull Dabbler. Paano iyon naging posible, hindi ba't si Dabao ay ipinadala sa isang errand ni Mentor Zhu Changsheng? Bakit biglaan ang pambubugbog? Mahigit 10 ang tumayo at tumingin sa isa sa mga nakaitim na damit, lalaki ng ika-apat na Orden ng Bukas na Liwanag. Nakataas ang kilay ng espada ng lalaking iyon na nakasuot ng itim at malamig ang tingin. Pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari. Oo, boss. Ang lalaking iyon na nakasuot ng itim,
Malamig ang mukha ay pumunta kaagad sa Transmutation Building at talagang nalaman na ito ay New Dabao. Ah, si Dabao talaga, talagang nasugatan si Dabao. Biglang nagalit ang lalaking nakaitim na damit. Sino ito, talagang isang peripheral na disipulo ang gumawa nito. Sinabi ng lalaki mula sa Transmutation House, dalawang disipulo ang nagpadala sa kanila dito. Sinabi nila na ang mga panlabas na disipulo ay bumuo ng isang puwersa na tinatawag na Light Cloud Alliance, na nilabanan ng pinuno ng Light Cloud Alliance. Nagpino ng anting-anting si Ongi. Bang! Biglang lumipad ang pinto sa looban ni Ongi at muntik nang masira si Ongi hanggang sa mamatay. Gayunpaman, nang tingnan ni Ongi, hindi lang ang pinto ang lumipad, mayroon ding tao, ito ay si Tang Mafari. Si Tang Unknown ay nasa labas, pinalayas at pagkatapos ay ang pinto. Sabay din silang bumagsak, sumasabog sa mga panel ng pinto. Boss, hindi ko sila mapipigilan. Tang Unknown, na lumipad sa paanan ni Ongi, ay nagsabi na may dugo sa kanyang bibig, pagkatapos ay ang kanyang ulo ay tumagilid at siya ay nawala ng malay. Ah, si Tang Huan ay sumigaw. Tumangala si Ongi, mahigit isang dosenang tao ang pumasok mula sa labas. Ang nangunguna sa kanila, nakasuot ng itim na damit, ay nagbigay ng malupit na pakiramdam sa kanyang mukha. Kuya, si Tang Huon ay abalas sa takot at hinawakan ang braso ni Ongi. Bamulong si Ongi, ano ang dapat katakutan, ang pinakamalakas ay nasa ika-apat na yugto pa lamang ng kaliwanagan, at ikaw ay nasa ika-anim na yugto. Ah, natigilan si Tang Huon, tama o, muntik ko nang makalimutan. Siya ay nakabukas na ilaw ika-anim na hakbang, si Ongi ay mas bukas na ilaw ika-pitong hakbang, nasaan ang pangangailangan na matakot sa grupong ito ng mga tao? Saglit, Tang nakalimutan ni Huan ang totoong kaharian, sa pag-aakalang siya ay talagang isang katawan na nagpapadalisay sa ikalimang hakbang. Kaya lang, kapatid, hindi ba ilantad niyan ang lakas? Tang Huan, kung wala ka talagang pagpipilian kundi ilantad ito, sabi ni Ongi. Hinding-hindi pagdadamot ni Ongi ang sarili dahil sa takot na ilantad ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon, ang lalaking nakaitim sa kabilang panig ay nagtanong ng walang pakialam, sino ang boss ng Light Cloud Alliance? Si Ongi ay humakbang pasulong at sinabing, ako ang boss ng Light Cloud Alliance, ano, malamang na ikaw ang boss ng ilang Kangpig Alliance. Galit na sinabi ng isang miyembro ng kabilang panig, naglakas loob kang insultuhan ang ating Coyote Alliance. Oh, tama, hindi ito kang Pig Alliance, ito ay kang Fly Alliance, ilang langaw lang, ngunit maglakas loob kang pumunta sa aking Light Cloud Alliance at kumilos ng bastos. Umuso si Ongi. Mahigit isang dosenang tao sa kabilang panig ang nagtaka kung nagkamali ba sila nang narinig. Isang 12 taong gulang sila ay ang Coyote Alliance, na may ganoong mayabang na tono. Mayabang sa isang karumaldumal na antas. Boss, ang batang ito ay hindi natakot sa amin, tama. How dare you say such words to us? Sabi ng isa sa mga lalaki sa lalaking nakaitim. Boss, hindi ko talaga alam kung sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa isang body temper ng 8th stage outer disciple para gawin yun. Ang isa naman ay abala rin sa pagsasabi. Umuso si Ongi, kung pupunta ka ngayon, hindi ka lalabas ng isang piraso. Ang yabang, boss, hindi na ako makatiis. Sigaw ng isa sa mga lalaki sa ikalawang yugto ng naliwanagan, at bago pa man mautusang gumawa ng kahit ano, nanguna siya at umakbay kay Ongi. Bata, sasayangin kita, ang ikalawang utos ng Enlightened Light na mapusok na lalaking iyon ay tinadtad ng palad. Shoo! Sabay-sabay na nagpadala si Ongi ng anting-anting, at ang Open Light Second Order Impulsive Man ay na-freeze sa isang kisap mata. Agad na inilabas ni Ongi ang kanyang kutsilyo at hindi man lang nag-isip, pinatay sa puso ng mapusok na lalaking iyon. Wow! Nag-alab ang dugo mula sa tiyan ng mapusok na lalaki. Ah, hey Kiang! Higit sa isang dosenang tao sa likod ang sumigaw, hindi nila inaasahan na sa sandaling gawin ito ni Black Kiang, siya ay hindi makagalaw sa pamamagitan ng immobilization charm, at pagkatapos ay sa isang kisap mata, kalahati ng kanyang kinatay ang tiyan sa laslas na iyon. Maraming tao ang sumugod sa takot at pinunit ang anting-anting mula sa katawan ni Black Kiang, habang binibigyan siya ng paggamot upang matigil ang pagdurugo. Ang lalaking nakaitim ay nagalit, munting bata, ang lakas ng loob mong saktan ang kapatid ko.
Umuso si Omi, saktan ang iyong kapatid. Hindi, sasaktan ko kayong lahat at itatalian kayong lahat at ibibitin kayo sa bubong ng panloob na bakuran ng Flying Cloud Sect upang ang lahat ng panloob na bakuran ng Flying Cloud Sect manginginag ang mga alagad kapag nakikita ako. Naghahanap ng kamatayan. Pagkasabi niyan, ang boss na iyon na nakaitim na nakadamit ay gumawa ng isang arrow na hakbang. Ipinakita ang kanyang mga kasanayan sa militar at may hawak na dalawang maikling espada upang itaboy kay Omi. Hindi sila direktang nilabanan ni Omi para hindi malantad ang kanyang kaharian at magdagdag ng hindi kinakailangang gulo, kaya gumamit siya ng anting-anting kung kaya niya. 1566. Phew! Si Omi ay naglagay ng Extreme Speed Talisman sa kanyang sarili. Ang Extreme Speed Talisman ay magbibigay daan sa kanya na pabilisin ang kanyang bilis. Tanging ang Extreme Speed Charm na ito ay peke. Pagkatapos ng lahat, si Omi ay lubos na makakaasa sa kanyang lakas, kaya bakit magsasayang ng isa pa charm para lang isipin ng kabilang partido na umaasa lang siya sa alindog? Wow! Ang pag-atake ng lalaking nakaitim na iyon ay biglang bumagsak. Paano nangyari ito? Ang lalaking nakaitim na nakadamit ay abala sa paglingon, nakita lamang si Omi na nakatayo sa likuran niya. Ikaw! Sa sandaling iyon, nakita ng lalaking nakaitim ang isang anting-anting na nakakabit sa katawan ni Omi. Emph, kaya umaasa ka sa anting-anting para maging napakabilis? Akala ko ganoon kalakas ka talaga para makatakas sa welga ko. Umisi ang amo na iyon na nakaitim na nakadamit, ang boses nito ay may kasamang paghamak. Ni hindi niya alam yon. Ang kay Omi ay isang peking anting-anting, ang mga tao ay hindi nais na ilantad ang kanilang lakas upang makipaglaro sa iyo. Hindi pinansin ni Omi ang kanyang pang-aalipusta at sinabing, kahit ano pa ang aking pag-asa, sapat na upang mapangalagaan ka. Pangarap ng tanga kung ang isang anting-anting ay maaaring gawing malakas ang isang mahinang tao, kung gayon ang mundong ito ay magiging isang master talisman, gusto kong makita kung gaano karaming segundo ang iyong anting-anting. Sabi ni Omi at dinaikit ang isa pang peking anting-anting sa sarili. Pagkatapos, mabilis na sumugod si Omi patungo sa lalaking nakaitim. Pa, rilagyan ni Omi ng freeze anting-anting ang katawan ng lalaking nakaitim na damit, na totoo. Hindi ka na makagalaw ngayon. Pagkasabi noon, kinuha ni Omi ang kutsilyo. Isang segundo tandaang basahin ang aklat. Puff! Nang hindi kumukurap, tinusok ng kutsilyo ang dibdib ng lalaking nakaitim na damit. Ah! Ang lalaking nakaitim na nakadamit ay nakaramdam ng lamig sa buong katawan, hindi inaasahan na isang peripheral na disipulo ang nagtataglay ng ganoon kalakas na anting-anting. Boss! Nagmamadaling umakyat ang iba sa kanila, sumisigaw ng hindi makapaniwala, pati ang amo nila ay nahulog na. Paano nangyari ito? Siya ay isang maliit na bata, bakit nangyayari ito? Ang iba sa grupo ng mga tao ay tila hindi maunawaan ito, na parang iniisip nila na ang kapangyarihan ng isang peripheral na disipulo ay maaaring ganap na Madurodge, ngunit natambo rin pala ang amo nila. Sabi ni Omi, kayo pa ang natitira, bibigyan ko kayo ng choice. Una, magkusa kayong umakyat at hayaan ninyong saksakin ko ang bawat isa sa inyo. Pangalawa, ako ang magkukusa para saksakin kayo. Siyempre, kung ikaw ang magkusa na umakyat at hahayaan kitang saksakin, pwede kitang piliin kung saan ka sasaksakin, kung hindi, ako ang pipili kung saan ka sasaksakin. Galit na tumingin kay Omi ang iba pang grupo ng mga tao. Ang isa sa kanila ay sumigaw, mga kapatid, ang brat na ito mismo ay walang gaanong lakas, umaasa lamang siya sa ilang mga anting-anting, huwag tayong matakot sa kanya. Makinig sa akin, sabay-sabay tayong maningil, kahit na mayroon siyang pinakamalakas na anting-anting, hindi niya magagamit ang mga ito sa napakarami sa atin ng sabay-sabay. Good. Tumango ang lahat, ngayon ay hindi na sila ng ahas na trituhin si Omi bilang isang peripheral disciple, tutal, pati ang kanilang amo ay nahulog na. Umuso si Omi, masyado kayong walang muwang, nakikita niyo ba kung anong klaseng anting-anting ako? Ito ang Speed Charm. Kahit ang amo mo ay hindi nakikita ang anino ko. Ilan sa inyo, at sumama, katawa-tawa. Huwag kayong matakot sa kanyang mga salita, sige. Pagkasabi noon, ang natitirang grupo ng mga tao, ay sabay-sabay na tumalon kay Omi. Gumalaw ang katawan ni Omi at nagsusuntukan sila, sabay na kinatay ulit ni Omi ang isa sa kanila. Ah,
Napahiyaw ang kinatay, diretsong sinaksak ni Omi sa tiyan, bukas na puwang sa tiyan, sa ganitong sitwasyon, malamang nawalan siya ng lakas sa pakikipaglaban, o kahit bituka ay umagos palabas. Ah, White Ghost, sigaw ng mga natitirang tao. Sabi ni Omi, si, ito ba ang pinag-uusapan ninyong magkasama? Resulta, ganun din kaya kung matalino kayo, gagawin nyo ang sinasabi ko at pipiliin nyo. Well, wala akong panahon sa pagiging mahaba-haba nyo, para saksakin nyo ang sarili nyo tapos kunin nyo ang nasugatan at mawala. Nagkatinginan silang lahat, hindi alam ang gagawin. Sabi ni Omi, masyado pa kayong bata para labanan ako. Maya-maya lang, pumasok ang isa sa mga tauhan ni Omi at nagulat, Boss, nandito si Nung Lingsheng. Papasukin mo siya, sabi ni Omi. Oo. Ang mga tao ng Kang Ying Alliance ay natigilan nang mabalitaan nilang nandito si Nung Lingsheng. Ang 100 Ghost Alliance ni Nung Lingsheng na nirirango sa nangungunang 200. Siyempre, ang dahilan kung bakit ang kapangyarihan ni Nung Lingsheng ay nirirango sa nangungunang 200 ay higit sa lahat dahil mayroon siyang isang nakatatandang ama. Kaya, sa sandaling ito, nang mabalitaan nilang dumating si Nung Lingsheng, medyo natarante silang lahat. Baka dumating din si Nung Lingsheng para guluhin ang batang ito. Haha, sigurado, boss, huwag kang mag-alala, nandito rin si Nung Lingsheng, ang 100 Ghosts Alliance ni Nung Lingsheng ay nirirango sa nangungunang 200 sa Flying Cloud Sect, ito ay mas malakas kaysa sa ating Kang Ying Alliance, at ang ama ni Nung Lingsheng ay isang elder, kahit napatayin niya si Omi, kayang takpan siya ng kanyang ama. Masayang sabi ng isang lalaki mula sa Kang Ying Alliance. Omi gave a sneer, what a good one to kill him all covered. Sa oras na ito, pumasok si Nung Lingsheng at natigilan nang makita ang napakaraming dugo sa looban, at marami ang nahulog. Malinaw na hindi inaasahan ni Nung Lingsheng na napakaraming tao ang naririto. Sa oras na ito, tiniis ng nakaitim na boss ng Kang Ying Alliance ang sakit at sinabing, Nung Lingsheng, dali, tulungan mo siyang linisin. Iniisip ng batang ito na mayroon siyang ilang matataas na anting-anting at napakayabang. Tulungan mo ako dito pabor ngayon, bilangin mo ako yung Leiling Hikayatin kang gumawa ng isang pabor, babayaran niya ito sa hinaharap. Mabilis na naunawaan ni Nung Lingsheng ang nangyayari, tutal, kinugkob lang siya sa Flying Cloud Sect, narinig din niya ang isang transmission mula sa Sound Transmission House na ang Niu Dabaw ng Kang Ying Alliance ay binugbog ni Omi. Kumagalpak ng tawa si Nung Lingsheng at ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang boss ng Kang Ying Alliance na si Yu Leying, na nakahandusay sa lupa, at sinabing, Ikaw, Yu Leying, ay wala sa paningin ko. Ay pupo, Yu Leying, how dare you disturb my brother, hindi pa tapos ito. Natigilan si Yu Leying, tila hindi nagre-react, at ang iba sa Kang Ying Alliance ay natulala din doon. Sa sandaling iyon, tanging si Nung Lingsheng lamang ang lumakad papunta kay Omi, yumuko ang kanyang baywang hanggang 90 degree, at magalang na tumawag, Brother Chen, huli na ako, natakot kita. Ano, hi, natulala ang lahat sa Coyote Alliance, hindi makapaniwala sa nakikita nila, isang boss na nasa inner circle ng Flying Cloud Sect, na nasa pinakamataas na 200 sa kapangyarihan, at nagkaroon ng isang elder sa likod ng entablado. Talagang tinawag ang isang 12 taong gulang na batang lalaki ng magalang, at kinumplito ang kanyang baywang hanggang 90 degree. Si Yu Leying ay ganap na natulala sa sandaling ito. Bahagyang tumango si Omi, nang makita ni Nung Lingsheng ang hindi gaanong kaaya-ayang hitsura ni Omi, naisip niyang nagre-reklamo siya na huli na siya, at pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Yu Leying at umungol, F**CQ, how dare you mess with my brother, you don't want ihalo. Bang! Lalong walang awa si Nung Lingsheng, sinisipa ang sugat ni Yu Leying. Ah, si Yu Leying ay nagpakawala ng sumisitsit na dagandong. Kuya, ang ilang natitirang miyembro ng Kang Ying Alliance ay nanood habang ang kanilang kuya ay binugbog ni Nung Lingsheng, ngunit hindi sila naglakas loob na umakyat upang iligtas siya, kung tutuusin, si Nung Lingsheng ay labis para sa kanila upang pukawin. Bang bang! Isa-isang sinipa ni Nung Lingsheng. Si Tang Huon ay malambot at abala sa pagsigaw, Hoy, huwag mo siyang sipain hanggang mamatay. Nilinggan ni Nung Lingsheng ang kanyang ulo at ngumiti kay Tang Huon at sinabing, Ayos lang, Hipag, kung sipain mo siya hanggang mamatay, tatakpan siya ng aking ama. 1567
Sinabi ni Tang Huon na may masamang tingin, sino ang iyong hipag? Hihihi. Napangiti si Nung Ling Sheng hihihi, at sinabi sa kanyang puso, Little Sample, nahihiya pa, huwag mong isipin na kapatid ka pala sa ibabaw, pero secretly babae ka ni Kuya Chen. Kuya Chen, ay hindi totoong miyembro ng pamilyang Tang, kakaiba na hindi ka isang hipag. Sinipa muli ni Nung Ling Sheng si Yu Leying. Umupo si Ongi sa isang lounge chair, pagkatapos ay kaway ng kamay. Si Lu Yoxi sa pasukan ng courtyard ay abala sa pagpapadala ng isang pot ng tsaa at binigyan si Ongi ng isang pisil sa balikat at isang paghampas sa likod. Makalipas ang ilang sandali, nakita ng karamihan na si Yu Leying ay papatayin talaga ni Nung Ling Sheng. Maraming tao mula sa Kang Ying Alliance ang nataranta at lumuhad kay Ongi, yumuko at nagsusumamo. Boss Tang, pabayaan mo na ang boss namin, hayaan mong tumigil si Nung Ling Sheng, kung patuloy tayong lalaban, mamamatay talaga ang boss natin. Walang pakialam na sabi ni Ongi, kung mamatay ang amo mo, may epekto ba ito sa buhay ko? Oh, ang ilan sa mga tao mula sa Coyote Alliance ay sumigaw na hindi nila ginawa. Tama, bakit ko ililigtas ang amo mo kung walang epekto sa akin ang pagkamatay o pagkamatay niya? Oh, kung gayon ano ang gusto mo bago mo payagan si Nung Ling Sheng na tumigil? Sinabi muli ni Ongi ng mahina, maliban kung, ang iyong Kang Ying Alliance ay nagpahayag ng kanyang katapatan sa aking Light Cloud Alliance. Unang urlm.consu8.net. Ipahayag ang iyong katapatan. Oo, oh, kung hindi, ang iyong mga kamatayan at buhay ay walang kinalaman sa akin. Ang mga salita ni Ongi ay naging napakalinaw. Ngunit wala kaming karapatang gumawa ng mga desisyon. Walang pakialam pa rin sinabi ni Ongi, kung gayon, hayaan mo na ang iyong amo na mapunta sa impyerno. Ayos lang, si Nung Ling Sheng ay naglakas loob na gumawa ng isang bagay na walang awa, ibig sabihin ay talagang kayang takpan ito ng kanyang ama. Sa oras na ito, sumigaw ang isa sa Kang Ying Alliance, oo, katapatan, nagpapahayag kami ng katapatan, pakiusap, hayaan mong tumigil si Nung Ling Sheng, kung hindi mo gagawin, ang aming amo ay magiging kalahating baldado kahit na siya ay nabubuhay. Oo, katapatan, ilan sa amin ay nagkakaisang nagpasya na mangako ng katapatan sa iyong Light Cloud Alliance, hindi kailanman magtaksilan. Ang iba ay abala rin sa pagtango, habang sabik na nakatingin sa direksyon ng kanilang amo. Walang pakialam na sabi ni Ongi, fine, dahil nagdeklara na ako ng katapatan sa akin, may dahilan ako para iligtas ang amo mo, pero kung babalikan mo ang salita mo pagkatapos, alam mo na ang kahihinatnan, mawawala kita sa mundong ito. Huwag na huwag mong babalikan ang iyong salita, laging mangako ng katapatan, pakiusap, pigilan lang si Nung Ling Sheng. Sumigaw ang iilang mga tao. Noon lang sumigaw si Ongi, Nung Ling Sheng. Pagkatapos lamang niyang sumigaw kay Nung Ling Sheng ng ilang beses ay tumigil siya. Kuya Chen, ano ba? Tara, itigil mo na ang pag-aaway. Bakit? Huwag kang mag-alala, kukunin ko ito kung napatay ito. Nagpahayag na sila ng kanilang katapatan sa akin sa ngalan ni Yu Leying, kaya itigil mo na ito. Oo. Saka lang tumigil si Nung Ling Sheng. Sa kasamaang palad, si Yu Leying ay nabugbog na. Ang iilang miyembro ng Kang Ying Alliance ay sumugod, pinatigil ang pagdurugo at nagsagawa ng mga simpleng pagliligtas sa kanilang amo. Ang mga tao sa daigdig ng mga espiritu ay mas masigla, at hanggat sila ay nabuhay muli sa oras, kadalasan ay hindi sila mamamatay. Lumapit si Nung Ling Sheng kay Ongi at tinanong, Brother Chen, ano ang sinabi mo sa mga tao na tawagan ako noon? Ayos lang, tama, gusto kong itanong, kilala mo ba si Yang Chen? Ah, Yang Submarine. Kuya Chen, kilala mo ba si Yang Chen? Hindi ko alam. Kung ganoon, bakit mo siya tinatanong? Sinabi ni Ongi na may patag na mukha, gusto ko siyang patayin. Ah, hindi. Nagulat si Nung Ling Sheng, kailan ba sinaktan ni Yang Chen si Ongi? Dali, sagutin mo ako kung sino si Yang Chen. Brother Chen, si Yang Chen ay isang henyong pangunahing disipulo ng Flying Cloud Sect, mayroon siyang master, na tinatawag na Elder Shi Jun. Si Yang Chen ay halos ang pinakahenyo na disipulo ni Elder Shi Jun. At saka, si Yang Chen ay nagtatag ng isang kapangyarihan na tinatawag na ang Submerged Dragon Alliance. Ang kanyang Submerged Dragon Alliance ay nirirango sa nangungunang 100 sa lahat ng kapangyarihan ng Flying Cloud Sect. Si Yang Chen mismo, nasa 7th yugto na siya ng Enlightened Light,
at higit sa lahat, si Yang Chen ay wala pang 30 mga taong gulang pa. Wala pang 30 taong gulang at umabot sa 17th yugto ng Open Light, ito ay isang talento na napakasulong sa ating unang dagat. Sige, nakikita ko, ang disipulo ni Elder Shi Jun, nagkataon lang. Ah, Brother Minister, kilala mo si Elder Shi Jun. Paanong hindi siya kilala ni Omi? Si Elder Shi Jun ay taga Tianbao City din, nang si Omi ay unang dumating sa Feiyun Sect, na si Elder Shi Jun ay gustong makahanap ng isang dumaan na disipulo, ito ay orihinal na isang pagpipilian sa pagitan ni Omi at ng taong iyon na tinatawag na Leye Eyes. Sa wakas, pinili ni Elder Shi Monarch si Leye Eyes, buti na lang, malaya siyang pumili kung sino ang gusto niya, pero sasabihin pa rin ni Elder Shi Monarch na ang dahilan kung bakit hindi niya pinili si Omi ay dahil na-detect niya na si Omi ay isang tao lang na may mga nagawa noong bata pa siya at magiging katamtaman sa hinaharap, isang taong walang kinabukasan. Nagalit ito kay Omi, kaya sinabi niya na siya ay maikli ang paningin at isang palakaw sa isang balon, at pagkatapos ay naging si Omi, isang biro sa labas ng Feiyun Sect, at naalala ni Omi si Elder Shi Jun para dito. Ikinuyong ni Omi ang magkabilang kamao at lihim na sinabi, Elder Shi Jun, mamamatay ka sa aking mga kamay balang araw, ngayon, ang iyong disipulong si Yang Chen, na nagtangkang panatilihin ng aking kapatid, ay nakagawa ng isang malaking krimen, ipapadala ko muna siya sa kanyang paglalakbay. Tama, ang taong dating nagtangkang panatilihin si Tang Huon at nagsabing babalik siya para kay Tang Huon pagkatapos niyang opisyal na pumasok sa panloob na pagkubkob ng Flying Cloud Sect, ay si Yang Chen. Ngayon, wala pang 2 buwan na lang ang natitira bago ang pagtatasa ng inner circle ng Flying Cloud Sect, at nang dumating ang oras na iyon, nang mag-assess si Tang Huon na pumasok sa inner circle, tiyak na darating si Yang Chen upang hanapin muli si Tang Huon para pag-usapan ang encumbrance. At sa oras na iyon, ang kamatayan ni Yang Chen. Sige, Nung Ling Sheng, bumalik ka muna, tatawagan kita kung mayroon ako. Sige, babalik muna ako. Naunang umalis si Nung Ling Sheng. Sa sandaling ito, sa looban ni Omi, ang ilang mga tao mula sa Kang Ying Alliance ay tumutulong pa rin sa pagbenda ng mga sugat ng ilang mga nasugatan na tao, at gumagamit ng sinulid upang takpan ang mga sugat. Bagamat hindi sila nagsalita ngayon lang, narinig na nila ang pag-uusap ni Naomi at Nung Ling Sheng. Sinabi ni Omi na gusto niyang patayin si Yang Chen, at ang iilang miyembro ng Kang Ying Alliance ay palihim na walang ima, na nagsasabing nararapat sila. Na your account ni Omi, anong antas si Yang Chen, ang kanilang Kang Ying Alliance ay hindi kahit isang antas ng kapangyarihan ah? Hindi banggitin na si Yang Chen ang may pinakapabor na master, sa mga tuntunin ng Yang Chen lamang, siya ay isang henyo na nagkaroon umabot sa 17th yugto ng Enlightenment bago ang edad na 30, ang Subterranean Dragon Alliance ni Yang Chen ay niriranggo din sa nangungunang 100. Isang peripheral na disipulo na bumubuo sa Light Cloud Alliance, ang kanyang hininga ay talagang malaki. Sumigaw si Omi sa ilang miyembro ng Kang Ying Alliance, tapos na ba kayo? Kuya Chen, malapit na matapos, may isa pang kapatid na tatahi ang mga sugat niya. Sinabi ni Omi, bago ka umalis, huwag kalimutang i-flush ang dugo sa aking bakuran. Oo, ang mga taong iyon ay abala sa pagtango, tinitingnan ang mga mantsa ng dugo sa lupa, ang mga mantsa ng dugo na ito ay ibinuhos ng kanilang mga kapatid, ngunit kailangan pa rin nilang banlawan ang dugo bago umalis, wala na talagang mas nakakapanakit na bagay sa kasaysayan kaysa dito. Isang kapatid na duguan at kailangang tumulong sa isang tao na linisin ang mga mantsa ng dugo bago umalis. 1568. Siya nga pala, kayo ang nagsipa sa gate papunta sa courtyard at kailangang i-install ito pabalik, dagdag ni Don Omi. Mabuti, pagkasabi noon ay pumasok si Omi sa kanyang kwarto at padebog na isinara ang pinto. Tahimik na lumabas si Luyoxi sa patio ni Omi, ang kanyang bahay ay nasa bakana ng patio. Isang maliit na silid, kadalasan ng walang utos ni Omi, si Luyoxi ay hindi makapasok sa looban ng pribado, lalo pat pumasok ng pribado sa silid ni Omi. Matapos gamutin ang mga sugat ng ilang kapatid, nagtulungan ang ilang tao mula sa Kang Ying Alliance, inilagay ang gate ng patio at nilinis pa ito bago sumigaw, Brother Chen, pagkatapos ay kukuha tayo ng ilang kapatid para gumaling. Panipik. Ang boses ni Omi ay nanggaling sa silid, go. Noon lamang umalis ang mga tao mula sa Coyote Alliance. Nang umalis sila sa Light Cloud Alliance at bumalik sa inner enclosure ng Flying Cloud Sect,
Ilan sa kanila ang biglang nagsimulang magmura, little bastard. Piloloko ko ang kanyang mga ninuno. Masyadong bullying iyon. Sige, huwag na tayong mag-usap, may tainga tayo sa dingding, pag narinig tayo ni Omi, baka magkagulo na naman tayo. Tandaan ang URL kanshu8.net. Ngunit paano natin ito lulunukin, binubugbog tayo ng ganito at hinihiling sa amin na mangako ng katapatan sa kanya, Ano kaya kung hindi kami nagpahayag ng aming katapatan, ang amo ay maaaring napatay ni Nung Ling Sheng? Makapangyarihan, paano natin siya kayang saktan? Napabuntong hininga ang ilang tao at walang magawa. Sa silid ni Omi, pumasok si Tang Huon. Kuya, gusto mo talagang patayin si Yang Chen ah? Tanong ni Tang Huon na may halong pag-aalala. Siyempre, paano ako, Omi, ay hindi tutuperan ang aking salita? Yang Chen sigurado akong papatayin siya. Ngunit naglakas loob siyang alagaan ang aking kapatid, hindi ko talaga alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Ngunit hindi pa rin siya nito itinago. Natakot si Tang Huon na baka may mapuko si Omi, kaya pinayuhan niya si Omi na tretuhin ito ng mahinahon, gusto lang ng mga tao na pagtakpan, tutal, hindi pa sila nagbabayad ng aksyon. Sinabi ni Omi, ate, sa aking diksyonaryo, ang mga kaaway ay hindi lamang ang mga nanggugulo sa akin, kundi pati na rin ang mga gustong manggulo sa akin, ngunit hindi pa nagsisimulang umarte. Ang Yang Chen na iyon, bagaman hindi pa siya kumikilos, gusto na niya, kaya kaaway ko na siya. Hindi tayo dapat maging maawain sa ating mga kaaway. Ngunit, may master si Yang Chen, si Elder Shi Jun iyon, si Yang Chen pa rin ang pinakamahalagang disipulo ni Elder Shi Jun ah. May nakakatandang background ang mga tao ah, ano ang dapat nating gawin? Sabi ni Omi sabay lahat ng mga kamay, kung gayon, sabay tayong pumatay, ano ang contradiction? Sa tingin mo ba hahayaan kung umalis si Elder Shi Jun? Naramdaman ni Tang Huon na napaka-wild ng tono ng kanyang kapatid. Sige, ate, mabilis kang abala sa iyong trabaho, kailangan ko pang pinuhin ang anteng-anteng, sa loob ng 2 buwan ay magiging inner circle examination na? Sa oras na iyon, tiyak na pupuntahan ka ni Yang Chen, kailangan kong gumawa ng ilang paghahanda ng maaga. Si Tang Huon ay walang magawa. Sa isang kisap mata, 2 buwan ang lumipas, ang Flying Cloud Sect Inner Circle Disciple Assessment, bukas ay narito na. Sa nakalipas na ilang buwan, si Omi ay nagbibenta ng mga anteng-anteng araw-araw, at sa ilang buwang pag-iipon, si Omi ay nakakuha ng halos 300 second class na mga spirit stone. Isang araw bago ang pagtatasa, pumunta si Tang Huon sa silid ni Omi para ay reconcile ang mga account. Itong 289 na piraso ng second grade spirit stones ang kinikita ko sa nakalipas na 5 buwan. Kumuha si Tang Huon ng isang tumpok ng spirit stones at sinabi. Tumango si Omi, kuya, bukas ang araw ng pagtatasa, dalisayan mo muna itong mga spirit stone at tingnan mo kung maitataas mo sila ng ibang rango. Basta maitataas mo sila ng isang rango, mas magiging ligtas ka sa Flying Cloud. Sekta, ito ang pakay ni Tang Huon dahil gusto ni Omi na patayin si Yang Chen, kaya nag-aalala siya sa kaligtasan ni Omi. Kaya nasa sabik siyang ayusin sila ni Omi. Sabi ni Omi, wala pang 300 second grade na mga spirit stone, at kahit pinuhin ko pa ito, hindi naman siguro masyadong improvement, kung tutuusin, habang tumatagal, mas malaki ang konsumo ng mga spirit stone. Hindi ako maaaring patuloy na umasa sa pagdadalisay ng mga spirit stone, at kailangan kong pumunta sa True Beast Forest para magsanay at pagbutihin ang aking cultivation kapag may pagkakataon ako. Tumango si Tang Huon, ngunit pagkatapos ay sinabi, kung mayroon kang mga spirit stone, gamitin ang mga ito hanggat maaari. Pagkatapos ng lahat, ang pagsasanay ay pagsusugal sa iyong buhay, habang ang pagpino ng mga spirit stone ay walang panganib. Hahaha ate, hindi ko style ang takot sa kamatayan, sige, aayusin ko muna itong 289 na second grade spirit stones. Ma'am. Natapos ni Omi ang pagpino nito sa loob lamang ng 1 minuto. Mga buwan ng pagsusumikap, nawala sa loob ng 1 minuto, talagang nakakasakit ng damdamin panuorin, itong 289 na piraso ng second grade spirit stones, kinita ng mahigit 5 buwan a. Pagkalipas ng 1 segundo, bumuti ang kaharian ni Omi, ang 7th yugto ng pagbubukas ng liwanag, pagpasok sa 8th yugto ng pagbubukas ng liwanag.
Tingnan mo, kinailangan ng halos 300 second grade na mga spirit stone upang mapino ang pagtaas sa ikawalong order ng naliwanag na naliwanag, at 5 buwan ng pagsusumikap para lamang maitaas ang kaayusan na ito. Bam Antong hininga si Omi. Kuya, hindi mo masasabi na, kung tutuusin, itinataas natin ito ng walang panganib. Bukod pa, ang 7 hanggang 8 hakbang ng liwanag na liwanag, kung sino paman, hindi natin malalaman kung gaano katagal. Ang Yang Chen na iyon, halos 30 taong gulang, ay nagbubukas pa lamang ng 7 hakbang ng liwanag, hindi ba kailangan niyang tumama sa pader kumpara sa iyo? Oh, in short, hindi ako kontento. Speechless sa iyo. Binigyan ni Tang Huon si Omi ng isang mapagmahal na sulyap. Sige ate, bumalik ka muna para magpahinga at maghanda para sa assessment bukas. Pinag-isipan ito ni Tang Huon at sinabing, oh, hindi na ako babalik ngayong gabi. Kapatid, matagal na mula nang matulog si ate sa iyo. Ah, bumilis ang tibok ng puso ni Omi. Sige, kuya, matulog ka na. Nagkunwaring walang iniisip si Tang Huon at nagsimulang maghubad. Sa huli ay ang kanyang pajama na lang ang naiwan. Kuya, ano pang hinihintay mo? Oh, tuwang-tuwa si Omi sa loob, bagamat wala siyang magawa, napakasayang makatulog muli sa mga bisig ng kanyang kapatid. Siya nga pala, si Omi ay magiging 13 taong gulang sa 1 buwan, sa wakas ay lumaki na si Omi sa mundo ng mga espiritu. Sa nakalipas na taon, ang talagang hindi alam ni Omi ay kahit papaano ay tumangkad siya, at syempre, may ilang maliliit na pagbabago sa kanyang katawan. Sa oras na ito sa susunod na taon sa halos 14, marahil ang mga pagbabago ay magiging mas malinaw, at sa mga oras na iyon, hindi na talaga matutulog si Omi sa kanyang kapatid, dahil sa mga oras na iyon, nagsisimula na itong magmukhang isang maliit na matanda. Dahil si Omi ay halos 13, si Tang Huon ay halos 17 din, at ang 17 ay parang bulaklak na edad, kaya medyo nagbago si Tang Huon sa nakalipas na taon. Hehe, kuya, anong tinatawa-tawa mo? Ate, pakiramdam ko medyo nagbago ka na rin. Pagbabago? Oo, halos 1 taon na rin simula nung pumasok tayo sa Flying Cloud Sect, at halos 1 taon na rin simula nung nakilala ka namin, plus hindi pa kami nakitulog sa iyo nitong mga nakaraang buwan, kaya naramdaman namin ang pagbabago mo. Anong pagbabago sa akin? Hindi sinasabi sa'yo. Sabihin, hindi nagsasabi ng galit si ate. 1569. Talaga, sabihin. Hahaha, mas malaki ang dibdib ng kapatid ko kaysa noong una kitang nakilala. Ah, namula si Tang Huon at galit na sinabi, mabaho, ang lakas ng loob mong asarin ang kapatid mo. Ikaw ang may gustong sabihin ko. Sinasabi mo pa rin. Nahihiya si Tang Huon, sa katunayan, hindi niya ito naramdaman sa sarili niya, ngunit sa loob-loob niya. Sinabi ni Tang Huon, hindi kaya, totoo ang sinabi ni kuya, talagang lumaki ako. Sa kabila ng pagiging mahiyain, si Tang Huon ay masaya pa rin sa loob, pagkatapos ng lahat, gusto ito ng bawat babae. Kinaumagahan, isang tinig ang umalangaw sa kalangitan, pakiusap, lahat ng mga disipulo, pumunta sa outer square ng Flying Cloud Sect at magtipon para sa pagtatasa ng disipulo sa panloob na kapaligiran. Si Omi ay abala sa pag-akyat mula sa kama, si Tang Huon ay nakabangon na at lumabas na ng kwarto ni Omi. Pagkatapos maghugas, tinungo ni Omi ang outer plaza ng Flying Cloud Sect. Ngayon, iyon ang araw ng Inner Periphery Disciple Assessment, kaya medyo makabuluhang araw iyon. Bilang karagdagan sa mga matatandang namamahala sa pagtatasa, mayroon ding ilang matatanda ng Flying Cloud Sect, nakita ni Omi na kasama rin nila ang ama ni Nung Ling Sheng, Sinung Shaltian, at syempre, bukod pa doon, nandyan si Elder Shi Jun, nakasama pa nila. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sa kabuuan, mayroong 12 dosenang matatanda sa eksena. Medyo nalito si Omi at nagtanong, Sister, bakit napakaraming elder ang naruroon sa Inner Circle Disciple Assessment? Dahil ang mga matatandang ito, lahat sila ay interesado sa pag-recruit ng mga disipulo, kaya pumunta sila sa site ngayon upang makita kung maaari silang makatagpo ng isang gusto nila at pagkatapos ay tanggapin sila bilang mga disipulo. Mga disipulo, makakatulong ito sa kanila na patatagin ang kanilang posisyon sa Flying Cloud Sect sa hinaharap. Bukod dito, maraming mga disipulo, at magkakaroon sila ng mataas na katayuan sa mundo sa hinaharap.
Kaya ang mga elder na ito ay narito upang tumanggap ng mga disipulo, na si Elder Shijun din. Siyempre, sabi ni Omi, 11 months ago, noong una akong sumali sa Flying Cloud Sect, sinabi ni Elder Shijun na wala akong kinabukasan, na matagumpay lang ako noong bata pa ako, at magiging mediocre ako mamaya. Emph, ngayon ako ay maghihiganti at sasampalin siya sa mukha. Kuya, ano ulit gusto mo? Sinabi ni Omi, Sister, ano sa palagay mo ang mangyayari kung itataas ko ang aking kaharian sa First Order of Enlightenment sa panahon ng pagtatasa mamaya? Ano? Itataas mo muli ang iyong kaharian, at diretso na ito sa First Order of Enlightenment, mahigit 2 buwan na lang mula noong huling quarterly test. Mapapansin mo na, ang huling quarterly test, na kung ano ang kanyang pangalan na Panginoon ni Elder Zhu, binigyan ka ng pansin, marahil ay pinapansin ka pa rin ng mga tao ngayon. Ate, kahit papaano, ngayon, papaluan ko ang mabahong mukha ni Elder Shijun, papaluan ko siya sa harap ng napakaraming matatanda. Pagkatapos sabihin niyon, nakahanap si Omi ng isang lugar kung saan walang tao, at pagkatapos ay nagsagawa ng bone reduction technique para iangat ang kanyang katawan. Napag-alaman ni Omi na itinaas niya ito sa 165, naalala na noong una siyang pumasok sa Flying Cloud Sect, maaari lang niyang itaas ito sa 160, tila tumangkad si Omi noong nakaraang taon 5. Pagkatapos ay ginamit ni Omi ang kanyang disguise technique para tuluyang mabago ang kanyang mukha. Ngayon, mahigpit na ipahiya ni Omi si Elder Shijun. Natapos ni Omi na gawin ang lahat at bumalik sa tabi ni Tang Huon. Ikaw, tumingin si Tang Huon kay Omi na nalilito. Ate, ako na. Ah, kuya, Chich. Kuya, bakit nagkaganito ka na naman? Ito ay ganap na hindi nababasa. Nagulat si Tang Huon, ngunit walang nakakagulat, dahil inakala ni Omi ang pagkakakilanlan ng isang wind lightning cloud sa nakaraan. Sinabi ni Omi, Ate, mula ngayon, maaari mo na akong tawaging wind light cloud pansamantala. Pagkatapos ng lahat, noong una akong pumasok sa Flying Cloud Sect, nagpakita ako bilang wind light cloud, at ngayon pagkatapos ng mahabang panahon, ito ay oras na upang lumitaw muli kapag oras na para sa pagtatasa. Makalipas ang kalahating oras, lahat mangyaring tumayo sa paligid ng plaza, huwag gumawa ng malakas na ingay, tumahimik, ang pagtatasa ng disipulo sa inner circle ay magsisimula na. Malakas na sumigaw ang isang elder ng pagtatasa, ang elder ng pagtatasa na ito, hindi ang elder mula sa nakaraang quarterly na pagsubok, ang pagtatasa na ito. Ang lakas ng matanda, tila, ay magiging mas malakas. Hindi nagtagal, opisyal na nagsimula ang Inner Circle Disciple Assessment. Sa ibaba, ang Inner Circle Disciple Assessment ay opisyal na nagsisimula. Sa ibaba, ipapaliwanag ko ang ilan sa mga paraan ng pagtatasa. Ang pagtatasa ay nahahati sa 2 bahagi. Ang unang bahagi ay nakapuntos ayon sa iyong mga nasasakupan. Gaya ng sumusunod, 5 puntos sa 5th yugto ng pagdadalisay ng katawan, 10 puntos sa 6th yugto ng pagdadalisay ng katawan, 20 puntos sa 7th yugto ng pagdadalisay ng katawan, 30 puntos sa 8th yugto ng pagdadalisay ng katawan, 40 puntos sa 9th yugto ng pagdadalisay ng katawan, at 100 puntos sa 1st yugto ng pagbubukas ng liwanag. Ang nasa itaas ay ang unang bahagi ng marka, at ang 2nd bahagi, ay ang iyong pagtatasa ng talento. Maaaring marami sa inyo ang hindi alam kung ano ang pagtatasa ng talento. Ang tinatawag na pagtatasa ng talento ay ang paggamit ng isang mataas na grado na sensing stone at pindutin ang iyong kamay mo. Mas maliwanag ang kulay, mas mataas ang sensing stone na humahatol sa iyong talento. Pagkasabi niyon, ang elder ng assessment na iyon ay naglabas ng isang itim na bato na 1 metro ang haba at lapad, at inilagay ang itim na batong iyon sa gitna ng parisukat. Sige, Inner Circle Disciple Assessment, opisyal na nating simulan. Ngayon, pakipila ang lahat ng mga disipulo sa 2nd taon at isa-isang lumapit para subukan ang iyong mga kaharian at i-score ang iyong mga kaharian. Siyempre, wala kang realm point para sa mga nasa ibaba ng 5th yugto ng body tempering, kaya nasa sa iyo na tingnan kung mayroon kang anumang mga puntos sa iyong pagtatasa ng talento. Gayunpaman, dahil napakahusay ng iyong talento, tiyak na hindi ka naaabot sa 5th yugto ng body tempering, kaya maaari kang sumuko. Marami sa mga disipulo sa 2nd taon sa ibaba ng 5th yugto ng body tempering ay piniling sumuko.
Si Omi ay nagkunwaring mahinang hangin at nasa pinakadulo ng linya. Ang unang umakyat para sa pagsubok ay si Xin Wuxiang. Xin Wuxiang, unang yugto ng opening light, 100 puntos. Sigaw ng examiner. Wow! Maraming tao ang naiinggit, ayon sa mga nakaraang tuntunin, higit sa 15 puntos ay sapat na upang makapasa sa pagsusulit, at ang unang bahagi ay sapat na para sa isang antas tulad ng kay Xin Wuxiang. Sa ngayon, sa mga kinatatayuan sa harap ng plaza, isang grupo ng mga matatanda ang nakaupo roon na nanunood. Narinig na si Xin Wuxiang ay umabot na sa unang yugto ng pagbubukas ng liwanag. Napakagaling, lahat ng mga matatanda ay mukhang gusto nilang agawin siya. In short, the more he is, the more na inaagaw nila siya. Xu Kailian, 20 puntos ng 7th yugto ng body tempering. Yu Bird, body refine ng 8th order, 30 puntos. Tiuhua, 9th hakbang ng body tempering, 40 puntos. Tiang Yusiang, 5th hakbang ng body tempering, 5 puntos. Tang Huon, 7th hakbang ng body tempering, 20 puntos. Kaya lang, isa-isa silang mabilis na umakyat. Makalipas ang ilang oras, turn na ni Omi. Si Omi ang huli. Pangalan. Mahina ang hangin. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Sabi ng nagsusuri na matanda. Inilahad ni Omi ang kanyang kamay. Ah, naabot mo na ang unang order of open light. Abala ang appraisal elder na iyon. Oo, tumango si Omi. Pagkatapos, sumigaw ang assistant sa tabi ng assessment elder, wind lightning, first stage of open light, 100 points. Nang marinig ito, biglang tumayo ang lahat ng matatanda sa kinatatayuan. 1570. Ang isa pang bukas na ilaw sa unang yugto ay lilito. Haha, ito ang kukunin ko. Emf, isipin mo, itong isa kong stage, na determinadong sinabi ni Shi Jun Elder. Shi Jun, mayroon ka ng mabuting disipulo na si Yang Chen, bakit mo pa ipaglalaban? Umalis si Shi Jun sa kanyang bibig, bagamat si Yang Chen ay kasalukuyang pinakatalentadong disipulo sa tabi ni Elder Shi Jun, ngunit si Yang Chen ay nasa 9th yugto pa lamang ng pagpino ng katawan nang siya ay tasahin noon. At mas mababa sa 21st yugto ng pagbubukas, may nakitang liwanag ngayon. Kaya, syempre, gustong tanggapin ni Elder Shi Jun ang isang mas mahusay. Nangako si Elder Shi Jun sa kanyang sarili, ang 21st order of enlightenment na nakita ngayon, sina Xin Wuxiang at Wind Lightning, kailangan kong kumuha ng isa. Ang iba pang 12 dosenang ng mga matatanda, na may parehong panloob na pag-iisip tulad ni Elder Shi Jun, ay gustong mangagaw ng isa. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Elder Shi Jun na ang tinatawag na wind lightning ay ang na-assess niya noong 1 taon bilang bata pa lamang at matagumpay at dapat lumaki na katamtaman, si Omi ay peking partikular na tamaan siya sa mukha. Susunod, isa sa gawa ang pinakamahalaga, at iyon ay ang Sensation Stone Assessment of Talent. Bagamat ang kaharian na yung naabot ay maaari ding magpakita ng talento, ito ay ang Sensation Stone na mas may kakayahang tumukoy ng talento, at ako ay i-score ka batay sa kung gaano kakaliwanag kapag pinindot mo ang Sensation Stone. Sa ganoong pagkakasunod-sunod, isa-isa, lumabas ka agad. Si Xin Wuxiang ang unang umakyat. Napatingin ang lahat kay Xin Wuxiang, kabilang ang 12 dosenang matatanda sa stand. Medyo kinabahan din si Xin Wuxiang habang sinusukat niya ang Sensation Stone sa unang pagkakataon. Ang unang website na m.kanshu8.net. Idiniin ni Xin Wuxiang ang kanyang kamay sa pandama na bato. Ang induction stone ay lumiwanag at kumikinang. Ang matanda sa pagtatasa sa tabi nito ay agad na nagbigay ng marka, 70. Xin Wuxiang, talent assessment, 70 puntos. Nang marinig ang 70, ang mga matatanda sa mga nakatayo ay nagkaroon ng talakayan. 70 points, not bad, talent sensing stone, under normal circumstances. Reaching 30 points is considered a pass, 70 points, very good. Mukhang sa nakalipas na ilang taon, sa bawat Inner Circle Disciple Assessment, ang pinakamataas na talent score ay 60 lang. Sa katunayan, 70 puntos, talagang kahanga-hanga iyon. Hindi ko alam kung gaano karaming mga puntos ang mayroon ng pagtatasa ng talento para sa isa pa, Wind Lightning ng unang Order of Enlightenment. Bagamat pinag-uusapan ito ng lahat, sila ay kapwa exclusive, dahil hindi nila maiiwasang magnanakaw sa isa't isa mamaya. Xu Kailian, 40.
nalalabing ibon, 45, Teuhua, 50, may sakit si Liang, 10, Tang Huon, 50. Nagulat si Tang Huon nang makita niya ang kanyang talent assessment score, nakatanggap siya ng 50 puntos, talagang hindi siya naniniwala na makakakuha siya ng ganoong kataas na marka. Sa mga nakatayo, ilang matatanda ang nagsabi sa loob-loob, hindi rin masama ang Tang Huon na iyon, maaari rin siyang ituring na isang disipulo. Isa-isa silang humalili, at makalipas ang ilang oras, si Omi na naman. Lahat ay tumingin kay Omi na kinakabahan, ngayon lang sinukat ng realm assessment ni Omi ang unang yugto ng bukas na ilaw, ang buong pangalawang terminong mga disipulo, dalawang unang yugto lang ng bukas na ilaw a. Mas mataas ba ang talent score ng Wind Lightning kaysa kay Xin Wuxiong? Ang Wind Lightning na ito ay masyadong low-key, kadalasan ay wala siyang nakikitang kahit sino, ni hindi siya pumupunta para sa quarterly testing. Ang tanging pagkakataon na nakita ko siya ay mga isang taon na ang nakakaraan ng talunin niya sina Yubird at Liu Hua at sinabihan silang dalawa na huwag habulin si Tang Huon, pagkatapos noon ay wala ng balita tungkol sa Wind Lightning. Umakyat si Omi at tumingin sa itim na bato, iniisip sa sarili, mayroon ba talagang mahiwagang bato? Sabay pinindot ang kamay ni Omi dito. Nagsimulang umilo ang bato, kaya lang, hindi ito umilo ng mabilis. Sa sandaling iyon, ibinuhos kaagad ni Omi ang kaunting immortal chi ng kanyang katawan sa itim na sensor stone na iyon, kaunti lang. Sa sumunod na segundo, natigilan ang buong audience. Nang makita ang itim na sensory stone na iyon, ito ay kasing liwanag ng isang malaking bomb ilya, bagaman hindi ito itinuturing na napakaliwanag, ngunit ilang dekada na ang layo nito para makita sa Flying Cloud Sect. Ah, biglang tumayo ang lahat ng matatanda sa kinatatayuan. Wow, napakaliwanag. Sok-sok, talagang tinasa ng talent sensing stone ang talento ni Wind Lightning sa napakataas na antas. Ang aming Flying Cloud Sect ay hindi makakagawa ng isang henyo na may napakataas na liwanag sa loob ng mga dekada. Nag-uusap ang lahat, sa totoo lang, kaunting immortal na enerhiya lang ang ibinuhos ni Omi, kung magbuhos pa siya, tiyak na mas maliwanag, at maglalabas pa ng iba pang mga kulay ng liwanag, kung ito ay naglalabas ng iba pang mga kulay ng liwanag, kung gayon ang talento ay isa pang hakbang, ngunit gayon paman, ang mga henyo sa antas na ito ay mahirap makita sa unang dagat. Ang dahilan kung bakit hindi nagbuhos ng labis na immortal chi si Omi ay dahil lang sa ayaw niyang maging masyadong nakakasilaw, para sa Flying Cloud Sect, sapat na ang liwanag na yon. Kung hindi, kung ilalabas ni Omi ang kanyang buong lakas, ako, natatakot ako na ang sensing stone na ito ay hindi pa sapat para sukatin niya, pagkatapos ng lahat, hindi biro ang immortal na chi. Ang elder ng pagtatasa ay abala sa paghahambing ng reference table at sinabing, 170 puntos. Tuwang-tuwang sumigaw ang assistant sa tabi niya, Wind Lightning, 190 points. Wow! Nang marinig iyon, napawaw ang buong kwarto. Noong nakaraan, sa bawat pagkakataon, ang pinakamataas na puntos ay nasa paligid lamang ng 60 puntos, at ang mga umabot sa 70 puntos tulad ni Xin Wuxiang ay mas mababa. Ngunit ang 170 puntos ni Omi ay talagang nabigla sa lahat. Sa sandaling ito, sa mga stand, ang lahat ng matatanda ay nabaliw at sinabing sa gulat, 170 puntos, ang talentong ito, ang buong Flying Cloud Sect, mahirap makakita ng isa sa loob ng 30 taon. Sa kasalukuyan, maliban sa ilang nangungunang matatanda, ito parang hindi na gaanong matatanda ang makakasukat ng ningning na ito. Itong Wind Lightning, dapat ko siyang kunin bilang aking disipulo. Sa sandaling ito, si Elder Shijun ay lihim na nanumpa sa loob. Kahit na nakawan niya ito ngayon, kailangan niyang agawin ang Wind Lightning. Sige, opisyal na natapos ang assessment ngayong araw, ang sinumang may kabuoang score na higit sa 15 puntos ay nangangahulugan na matagumpay silang nakapasok sa inner circle ng Flying Cloud Sect at naging isang formal na disipulo ng Flying Cloud Sect. Malakas na sabi ng assessment elder. Bago natapos ang mga salita ng matanda sa pagtatasa, lumipad ang 12-12 ng matatanda sa mga nakatayo. Tumakbo silang lahat kay Omi. Sa kanila, ang nakakatandang Shijun na iyon ang pinakamabilis na tumakbo. Tumakbo si Elder Shijun kay Omi at siya ang unang sumigaw, kidlat ng hangin, paano kung maging disipulo ko?
Sumunod din ang ama ni Nung Ling Sheng na si Nung Xiao Tian. Si Nung Xiao Tian ay sisigaw na sana bilang kanyang disipulo nang magsalita si Omi. Ang titig ni Omi na puno ng pang-aalipuste ay sumingit kay Elder Shi Jun, maging disipulo mo. Deserve mo ba ito? Natigilan si Elder Shi Jun at ang iba pang 12-12 ng elder na hindi pa nagsasalita ay natulala din sa lugar. Hindi inaasahan ng lahat na biglang sasabihin ito ni Omi na nagparamdam sa mga hindi pa nagsasalita dahil sinabi ni Omi na karapat-dapat si Elder Shi Jun. Hindi yun nangangahulugan na ang ibang matatanda ay hindi rin karapat-dapat dahil ang ibang mga elder ay hindi mas senior kaysa kay Elder Shi Jun. Lahat sila ay mga junior elder ng Flying Cloud Sect. Si Elder Shi Jun ang unang nagmamadaling bumaba para tanggapin si Omi ng may pananabik at kilig, ngunit bilang resulta, sinabi ni Omi na karapat-dapat ka. Parang biglang binuhusan siya ng isang kaldero ng malamig na tubig mula ulo hanggang paa. Maging ang mga matatanda sa pagtatasa, na medyo nabigla sa sandaling ito, ay nagsabi sa kanilang mga puso, ang kidlat ng hangin na ito ay masyadong walang utang na loob. Kahit na ang kanyang mataas na marka na 190 ay talagang mataas, hindi ito masyadong mataas para maging mapangahas. At saka, hindi mahalaga kung gaano kataas ang score kung ganito ang yabang, walang magkakagusto. Kabanata 1571. Pagkatapos mag-react, nagbago si Elder Shi Jun mula sa pinanabik tungo sa galit at sinigawan si Omi, kidlat ng hangin, ano ang ibig mong sabihin? Tumawa ng malakas si Omi at ngumuso. Elder Shi Jun, hindi ka bingi, hindi mo ba ito naririnig ng malinaw? Karapat-dapat ka bang maging Panginoon ko? Ikaw, nanginginig sa galit si Elder Shi Jun. Namutla rin ang iba pang 12-12 ng matatanda, masyadong mayabang itong Wind Lightning, ngayon lang nila naisip na dapat agawin nila ang Wind Lightning, pero ngayon nakita nilang mayabang si Omi, ayaw na nila, hindi nila matanggap. Someone so arrogant, so... Lahat sila ay nagsimulang dumamay kay Shi Jun, buti na lang si Shi Jun ang unang sumugod para tumanggap ng alagad, kung sila man, hindi ba sila ang nahihiya at nahihiya sa kanilang sarili, at the moment. Napatingin ang lahat kay Shi Jun na may simpatiya. Sinabi ng assessment elder kay Omi, Wind Lightning, kahit na ang iyong talent score ay talagang mataas, ngunit ang iyong mapagmataas na ugali ay masyadong ganoon, ang mataas na talento ay hindi nangangahulugan na maaari kang maging isang malakas na tao. Mayroong masyadong maraming mga kadahilanan upang maging isang malakas. Tao, ang talento ay isang maliit na pundasyon, paano ka magiging mayabang na magsalita kay Elder Shi Jun ng ganoon? Natigilan si Omi, paano kung kakausapin ko lang siya ng ganoon, paano ang isang tulad ni Elder Shi Jun, karapat-dapat ba siya sa paggalang ko? Anong ibig mong sabihin, Wind Lightning? Sigaw ni Shi Jun. Umisi si Omi, anong ibig kong sabihin, hindi lang kita nire-respeto. Wind Lightning, huwag mong isipin na may talent ka at maglakas loob na maging mayabang sa harap ng asawa ko. Kung hindi mo ako bibigyan ng makatwirang paliwanag ngayon, tiyak na lilipulin kita sa mismong lugar. Sabi ni Shi Jun habang nakapikit ang mga ngipin. Malamig na sabi ni Omi, gusto mo talaga ng paliwanag mula sa akin. Tama. Tandaan ang URL Consuate.net. Bueno, buksan mo ang iyong mga doggy eyes, sabi ni Omi. Pagkasabi niyon ay nag-crack ang mga buto ng katawan ni Omi, tapos biglang nanliit at umikli ang katawan niya, sabay biglang bumalik sa dating anyo ang mukha ni Omi. Nang makita ang eksenang ito, napahiyaw ang lahat sa gulat. Diba, first year disciple siya, Omi. Sa pagkakataong iyon, sabi ng isang taong nanunood. Oo. Tama, siya si Omi, oh my god, kaya Wind Lightning si Omi na nagpapanggap na siya, paano ito posible, anong klaseng martial arts siya? Nagulat ang lahat, si Xin Wuxiang na nasa tabi niya, ay orihinal na hindi nasisiyahan sa Wind Lightning, ngunit sa sandaling nakita niya ang katotohanan, nawala ang kanyang galit, kaya si Brother Chen Yun, hindi nakakagulat na napakahigpit niya. Si Lu Yoxi, na nasa karamihan, ay tinakpin din ang kanyang bibig at sumigaw ng hindi makapaniwala. Omi, siya, naabot niya ang unang yugto ng pagbubukas ng liwanag. Sa sandaling ito, namumula ang mukha ni Elder Shi Jun. Paano makakalimutan ni Elder Shi Monarch ang mukha na ito, bagamat medyo lumaki ang mukha na ito kumpara sa halos isang taon na ang nakalipas, hindi malilimutan kahit kaunti na siya si Omi. Ang munting bata na nagpagalit sa kanya dahil sa pagiging short-sighted,
at isang palaka sa isang balon. Sa sandaling ito, si Elder Shijun ay biglang gustong umalis, tila naiintindihan niya kung bakit si Omi ay nagpapanggap bilang wind lightning, marahil ay sinadya niya itong ipahiya upang magmukhang masama. Nakakunot ang mga kilay ng eksamen ng Elder habang nagtanong anong nangyayari. Windy ka ba o sino ka? Tumawa ng malakas si Omi at sinabing, alam ng lahat ng panlabas na disipulo na ako ay isang pangmatagalang disipulo, Omi, at ako ay magiging 13 taong gulang sa isang buwan. Biglang nagulat ang 12-12 ng matatanda. Ang isang 13 taong gulang na disipulo sa unang taon ay nagpapanggap pa nga bilang isang disipulo sa ikalawang taon at nakakuha ng mataas na marka. Sa puntong ito, ang mukha ni Shijun ay sobrang pangit. Sinabi ni Omi, mga matatanda, malamang na hindi ninyo alam ang tungkol sa aking sama ng loob kay Elder Shijun. Kung gayon, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, at ibigay ninyong lahat ang inyong katwiran, halos isang taon na ang nakalipas, naglakbay ako mula sa aking bayan, Tianbao City, patungo sa Flying Cloud Sect upang tasahin ang mga peripheral na disipulo. Tulduk-tulduk, sinuri ni Elder Shijun ang aking mga meridian, at sinabing wala akong hinaharap, kaunting tagumpay lamang sa aking kabataan, at magiging karaniwan sa hinaharap, pagkatapos ay sinabi ko na siya ay maikli ang paningin, at hindi pa rin kumbinsido si Shijun. Pagkatapos lamang marinig ang kwento ni Omi ay naunawaan na ng 12-12 ng matatanda ang nangyayari, hindi nakakagulat na gustong ilantad ni Omi sa publiko ang lumang mukha ni Shijun. Bagamat walang sinabi ang karamihan, ngunit sa pagtingin sa kanilang mga mata, alam nilang lahat na sa bagay na ito, ang Shi Monarch ay talagang medyo insensitive. Si Elder Shi Monarch ay wala ng mukha para manatili pa, at huminga ng malalim, Omi, makikita mo, gusto kong makita kung maaari kang manatili ng ganito magpakailanman. Pagkatapos sabihin niyon, pinitik ni Elder Shijun ang kanyang manggas at lumitaw ang isang lumilipad na espada sa ilalim ng kanyang mga paa, mabilis itong itinaboy. Nakita ni Omi ang lumilipad na espada ni Elder Shijun at nagustuhan niya ito, ngunit sa kasamaang palad, para makapagmaneho ng magic weapon, ang isang tao ay kailangang nasa spiritual harmony stage man lang, o kung hindi, maaari lamang siyang magsanay ng martial skills. Sinabi ni Omi sa loob-loob, sa itaas lamang ng yugto ng spiritual harmony ang makakapagmaneho ng lumilipad na espada, ito ay para sa mga ordinaryong immortal na magsasaka, at nasa aking katawan ang makapangyarihang immortal chi, maaari ko bang kontrolin ang mahiwagang kayamanan ng maaga? Inaasahan ito ni Omi kung magkakaroon siya ng pagkakataon, dapat siyang makakuha ng isang magic treasure. Ang paggamit ni Omi ng Immortal Chi upang pasiglahin ang isang magic treasure ay malamang na pambihira, si Omi mismo ay lubos na umaasa dito. Gayunpaman, ang isang mahiwagang kayamanan ay hindi napakadaling makuha. Sa oras na ito, nagtanong ang isa sa mga elder, Omi, dahil may sama ka ng loob kay Elder Shijun, kung tumanggi ka sa kanyang alok na mag-recruit ng isang disipulo, ibig sabihin hindi mo tatanggihan ang ibang mga elder, tama. Kung ako, si Zhou Ding, ay may karangalan na tanggapin ka bilang aking disipulo. Biglang natuon muli ang atensyon ng lahat sa bagay na ito, may sama ng loob si Omi kay Shigan bago tinanggihan si Shigan, kaya matatanggap pa kaya si Omi bilang alagad. Tumingin si Omi sa elder na nagngangalang Zhou Ding, bahagyang ngumiti, at sinabing, ano sa palagay mo? Halata na ang tingin ni Omi, mukhang hindi karapat-dapat, ngunit hindi nakita ni Zhou Ding ang kahulugan sa mga tingin ni Omi. Hahaha, Omi, syempre gusto kong sambahin mo ako bilang aking Panginoon, go go go, kahit pag nakawan kita ngayon, kukunin kita bilang alagad ko. Pagkasabi nito, humakbang si Zhou Ding at sinubukang kunin ang hawak ni Omi, kamay. Tinanggal ni Omi ang kamay ni Zhou Ding. Natigilan si Zhou Ding. Sabi ni Omi, I'm sorry, although, I rejected that ugly bastard from Shijun because I have a grudge, but, it doesn't mean that you guys are qualified to be my master. So, you elders should stop waste your time, sa akin, ang mga taong maaaring maging Panginoon ko Omi ay hindi kasing mahina ninyo. Omi, ikaw, naiinis si Zhou Ding, sobrang nahihiya. Nagalit ang iba sa 12-12 ng matatanda, hindi direktang sinabi ni Omi na sila, tulad ni Shijun, ay hindi karapat-dapat na maging Panginoon ni Omi. Ayos lang na huwag tanggapin ang gayong mayabang na tao.
Ang 12-12 ng mga elder ay naglaho ng kanilang mga manggas at naglakad palayo, patungo kay Xin Wuxiang. 1572, si Xin Wuxiang ay isa pang henyo ng First Order of Enlightenment, hindi sila nagustuhan ni Omi, kaya kailangan niyang pumunta at nakawin si Xin Wuxiang. Siyempre, isang elder lang ang hindi umalis, at iyon ay si Nung Xiao Tian. Si Nung Xiao Tian ay nagbigay ng kaunting obeisance kay Omi at tumawag ng nakangiti, "Young Minister." Sa kabutihang palad, walang nakakita, kung hindi, lahat sila ay mamamatay sa gulat. Si Nung Xiao Tian, isang elder sa bulwagan, ay talagang yumuko at tinawag si Omi na Minister Xiao. "Nung Xiao Tian, baka gusto mo akong kunin bilang iyong disipulo?" tanong ni Omi. Nagulat si Nung Xiao Tian, "Abala, hindi, hindi." Si Xiao Tian ay may kaalaman sa sarili, ang lakas ng loob niyang maging master ng batang ministro. Ang batang ministro ay hindi binabalewala si Xiao Tian. Si Nung Xiao Tian ay nakapagsalita, isang matandang lalaki, upang Omi verbally addressed himself as Xiao Xian, talagang komportable pakinggan. "Hahaha, medyo malay mo sa sarili mo, hindi tulad ng grupo ng matatandang iyon, na walang kabuluhan na gustong tanggapin bilang isang disipulo, anong pala ka ang sumusubok na kumain ng karne ng sisni?" Bagamat nahihiya si Nung Xiao Tian, paulit-ulit niyang tinanggo ang kanyang ulo, "Totoo ang sinabi ko." Nakita ni Omi na hindi pa umaalis si Nung Xiao Tian at nagtanong, "May iba ka pa ba?" "Ah, no no, gusto ko lang sabihin sa Minister Yang, the last time na nasaktan ka ng anak ko, salamat sa pagtitiis mo sa akin, kung meron man akong magagamit na tsunami, pumunta ka lang at sabihin mo, no no no, just magpadala ng isang tao upang ipaalam ang tsunami." "Hahaha," napangiti si Omi at sinabing, "Sige, alam ko, hahanapin kita kapag kailangan ko." Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. "Young Minister, pagkatapos ay pupunta ko at tingnan kung maaari kong agawin si Xin Wuxiang bilang isang disipulo." Sabi ni Nung Xiao Tian. Nagtanong si Omi, "Gusto mong kunin si Xin Wuxiang bilang iyong disipulo?" "Siyempre, natatakot lang ako na hindi ko ito maagawa. Isang henyong disipulo ng ka-level ni Xin Wuxiang, 12-12 ng mga matatanda ang umaagaw nito ay magiging isang away." Sinabi ni Omi, "Huwag kang mag-alala, hahayaan kong si Xin Wuxiang ay maging disipulo ng sinuman, siya ay magiging disipulo ng sinuman. Maging disipulo mo si Wuxiang." "Ah," natigilan si Nung Xiao Tian, medyo hindi siya makapaniwala, makikinig si Xin Wuxiang kay Omi. Parang pambihira talaga ang enerhiya ng Young Minister, hindi napigilan ni Nung Xiao Tian na sambahin muli si Omi. Tumingin si Omi kay Xin Wuxiang na nasa hindi kalayuan sa sandaling ito, na hinikayat ng 12-12 ng matatanda, bawat isa sa kanila ay humihikayat kay Xin Wuxiang na sambahin sila at kung ano ang gagawin nila. Sa sandaling ito, lumakad si Omi. Sabi ni Omi, "Mga elder, huwag ninyong agawin ito." 12-12 ng matatanda ang tumingin pabalik kay Omi at ngumuso sa dismaya. "Omi, hindi ka namin ninakawan, ano ang pinunta mo rito para sayangin ang iyong mga salita?" Sabi ni Omi, "Sinabi ko sa inyo na huwag magnakaw, natural na mayroon akong mga dahilan. Dahil, sayang ang pagnanakaw ninyo, gusto ko lang na huwag kayong mag-aksaya ng lakas." "Anong ibig mong sabihin?" "Wala akong ibig sabihin, gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na hindi kay Xin Wuxiang kung sino ang sinasamba niya. Kung gayon sino ang namamahala, siyempre ako ang bahala. Ikaw." Lahat ay ngumuso kay Omi, bagamat inamin nila na si Omi ay isang henyo, hindi sila naniniwala na may lakas pa rin si Omi na magpasya sa pagpili ni Xin Wuxiang. "Huwag kang maniwala sa akin. Kaya, tanungin mo lang si Xin Wuxiang." Tumingin si Omi kay Xin Wuxiang. Hindi nag-atubili si Xin Wuxiang sa ilalim ng mga titig ng 12-12 ng matatanda, lumapit kay Omi at lumuhod, "Ibinibigay ko ang aking paggalang kay Kuya, nakatapos si Kuya ng pagsusulit ngayon, hindi ko alam kung sinong elder ang mas mabuting sambahin, sana tumulong si Kuya na mag-refer sa isa o dalawa." "Ano?" 12-12 ng mga elder ang hindi makapaniwalang tumingin kay Xin Wuxiang. Xin Wuxiang, kahit papaano ay isang henyo ka sa parehong antas ni Omi, mas masahol pa, hindi mo kailangang maliitin ang iyong sarili ng ganoon. Malakas na saway ng isa sa mga matatanda. Gayunpaman, hindi pinansin ni Xin Wuxiang ang kanyang pagsaway at sa halip ay bamantong hininga, "Ang elder na ito, si Omi ay aking kuya,
Inaasahan kong tretuhin mo siya ng may kaunting paggalang. Ikaw, Zin Wuxiang, masyado kang hindi mapaghangad. Ham, ayos lang na huwag tanggapin ang gayong hindi mapaghangad na tao. Naiinis sa galit ang matanda na iyon at lumakad palayo. Pinagalitan din ng ibang matatanda si Zin Wuxiang dahil sa kawalan ng gulugod at iba pa. Tumawa si Omi, pasensya na, lahat ng matatanda. Sa tingin ko ay magaling si Elder ng Shaotian, kaya irerekomenda ko si Nung Shaotian kay Zin Wuxiang, kaya bumalik kayong lahat. 12 ng mga elder ang tumingin kay Nung Shaotian at itinapon ang kanilang manggas, ngunit sa sobrang galit nila ay hindi sila tumanggap ng kahit isang disipulo. Zin Wuxiang, hahayaan kitang sambahin si Nung Shaotian bilang iyong Panginoon, ano sa palagay mo? Tanong ni Omei. Lahat ay aayusin ni Kuya. Good. Umiti si Omi, ang performance ni Zin Wuxiang ngayon, kasama ang huling marahas na pambubugbog kay Niu Dabao, dalawang natatanging performance, kaya nagpa siya si Omi na hayaan si Zin Wuxiang na muling sumali sa Light Cloud Alliance at maging subordinate ni Omi. Sinabi ni Nung Shaotian kay Omi na may arko ng kanyang kamay, "Salamat, young minister, huwag kang mag-alala, talagang tuturuan ko si Zin Wuxiang." Sige, sige. Nakita ni Zin Wuxiang si Nung Shaotian na lahat ay magalang na tumatawag kay Omi Minister Shao, sa loob-loob na nadama niya na ginawa niya ang tamang desisyon. Pagkatapos noon, pinangunahan ni Nung Shaotian si Zin Wuxiang na umalis muna. Nagtanong ang assessment elder, kumpleto na ang second term disciple assessment, kailangan ba ng sinuman sa mga first term na disipulo na maging isang inner circle na disipulo ng mas maaga? Ayan, sigaw ni Don. Sino pa ba? Ang sinumang nakaabot sa ika-anim na yugto ng body tempering ay maaaring direktang pumasok sa panloob na enclosure ng hindi nangangailangan ng pagsusuri. Sino man na nakaabot sa ikalimang yugto ng body tempering, kung makapasa sila sa eksaminasyon, maaari din silang pumasok sa loob, pagkubkob ng maaga, at para sa mga disipulo ng unang kaharian sa ibaba ng ikalimang yugto ng body tempering, hindi sila karapat-dapat na suriin ng maaga. Kung gayon, sino pa ba ang nandoon maliban kay Omi na umabot na sa ika-anim na yugto ng body tempering? Ako, lumabas si Lu Yoxi at sinabing, Elder, naabot ko na ang ikapitong yugto ng body tempering. Ah, ang isang pangmatagalang disipulo ay umabot na sa ikapitong yugto ng body tempering, talagang mabuti, ano ang iyong pangalan? Lu Yoxi, kung ganoon, pindutin mo ang talent sensing stone sa iyong kamay at tingnan ang iyong talent score. Mabuti, umakyat si Lu Yoxi at idiniin ang kanyang kamay sa Sensing Stone, sa katunayan, pinindot ni Lu Yoxi ang Sensing Stone bago siya pumunta sa Flying Cloud Sect, nang ito ay narate na napakakatamtaman ng pamilya. 150 puntos, sus, mayroon ka talagang 150 puntos. Nagulat ang matanda sa pagtatasa. Sa loob-loob na sinabi ni Levi Yushi, siyam na po lang ako noong nasa pamilya ako. Paano ako napunta rito na may mas mataas na marka ng talento? Wala nang dapat ikatuwa tungkol kay Lu Yoxi, kung tutuusin, nakakita na siya ng maraming matataas na marka sa ang pamilya. Sabi ng assessment elder, yung grupo ng mga elder, naasar lang sila ni Omi, hindi nakakagulat na may genius pa sa unang klase ng mga disciples, hahaha, paano naman ito, Lady Yushi, magre-rekomenda ako ng master para sa iyo. Tumingin si Lu Yoxi kay Omi at sinabing, hindi na kailangan, salamat Elder. Bakit hindi mo ito kailangan, sa inner circle ng Flying Cloud Sect, ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng master at ng walang master ay malaki, at ito ay isang Elder Master pa rin. Sa oras na ito, lumakad si Omi at ngumiti, salamat Elder sa pag-aalaga sa aking kasambahay, hindi niya kailangan ng Panginoon, mayroon siya sa akin at sapat na yon. 1573, Anu, Pure Maid, nagsalubong ang kilay ng assessment elder, ngayon lang na ang pinakahenyo na si Zin Wuxiang ay ang nakababatang kapatid ni Omi, ngayon ay may mas kilalang Lu Yoxi, talagang sinabi ni Omi na siya ang kanyang kasambahay, mayroon bang makalangit na dahilan? Tumango si Omi, oo, katulong ko. Iyan, Yushi, huwag mo nang pasalamatan ang mga matatanda sa kanilang pangangalaga. Sumunod si Lu Yuxi at sinabi sa elder, salamat sa pag-aalaga ng elder. Ikaw, ang assessment elder ay hindi alam kung ano ang sasabihin, sa madaling salita, hindi niya maintindihan, ang assessment elder ay nagsabi kay Lu Yuxi, bata, sa iyong talento,
tiyak na mayroon kang ilang mga tagumpay sa future, bakit mo gustong maging human made? Kung mabigat ang nararamdaman mo, pwede mo akong kausapin. Inisip ng nagsusuri na matanda na hindi si Omi ang pumilit sa kanya. Si Lu Yoxi ay abala sa pagsasabing, "Salamat Elder para sa iyong pangangalaga. Ang aking kakayahang sumunod sa Young Minister ay ang pinakamalaking tagumpay sa aking buhay. Walang mahirap na salita, handa akong maging personal na kasambahay ng aking batang ministro, at gayon din, pakitunguhan ng Elder ang aking batang ministro ng may paggalang, hindi siya ang uri ng tao na iniisip mo. Such an arrogant brat, and you still want me to respect him. Biro lang, hindi ko na kayo maintindihan mga kabataan." Napabuntong hininga sa depresyon ang sumusuri na matanda. Sumunod, lumabas si Yang Rong at ilang iba pa. Naabot na rin nila ang ika-anim na yugto ng body tempering at karapat-dapat din silang pumasok sa Flying Cloud Sect ng maaga. Pagkatapos nito, 12-12 ng mga disipulo na umabot sa ikalimang yugto ng body tempering, ang ilan sa kanila, pagkatapos na makapasa sa assessment, ay pumasok din sa Flying Cloud Sect. Sa puntong ito, opisyal na natapos ang pagtatasa ng disipulo ng Inner Circle ng Flying Cloud Sect sa taong ito. Sinabi ng Assessment Elder, "Mga Ginoo, sino man sa mga pangalawang terminong disipulo na hindi nakapasa sa pagtatasa, mangyaring gumising ng maaga bukas, ang Flying Cloud Sect ay may mga espesyal na tao na magpapauwi sa inyo. Ang isang unang terminong disipulo ay opisyal na napromote sa isang segundo term disciple. Dagdag pa rito, sino mang mga disipulong pumasa sa assessment at pumasok sa inner circle ng Flying Cloud Sect, sa loob ng susunod na 3 araw, ikaw ay marerehistro at opisyal na mapopromote sa isang disipulo ng Flying Cloud Sect. Sa ngayon, babalik umuwi at maghintay ng balita. Ang unang website na m.consu8.net. Marami sa mga pangalawang taong disipulo sa eksena ang umiiyak, sila ay nasa Flying Cloud Sect sa loob ng 2 taon at sa wakas ay nabigo upang masuri na makapasok sa inner circle ng Flying Cloud Sect at pinauwi. Gaano ito kalungkot, maraming tao na ang pamilya ay ipinagmamalaki pa rin sa kanila na makapasok sa outer perimeter ng Flying Cloud Sect, at nang pauwiin sila bukas, hindi nila alam kung paano ipaliwanag sa kanilang mga pamilya. Ngunit, ang walang kamatayang paglilinang ay malupit, survival of the fittest, ito ay kasing simple niyan. Bumalik si Omi sa Light Cloud Alliance. Boss, boss, boss. Nang lumakad si Omi sa pasukan ng Light Cloud Alliance, may ilang mga disipulo na hindi nakapasa sa assessment, na nakatingin kay Omi na may malungkot na mga mata. Walang magawa si Omi dito. Sinabi ni Omi, ang paglinang ng immortalidad ay hindi kailangang nasa Flying Cloud Sect, maaari mong ipagpatuloy ang paglinang ng immortalidad kahit na nakauwi ka na. Ang mga taong iyon ay umiyak, bagaman iyon ang kanilang sinabi, ngunit kung wala ang plataporma ng Flying Cloud Sect, mahirap maging ganap sa iyong sarili, tulad ng kung maaari kang mag-aral nang hindi pumapasok sa paaralan. Sa looban ni Omi, Lu Yoxi, napakahusay mong kumilos. Sabi ni Omi, "Salamat, sana maging matatag ka para hindi masira ang iyong pangako at tulungan akong makabalik sa aking pamilya, iligtas ang aking mga magulang, at makuha ang lahat ng pag-aari ko." Sabi ni Lu Yoxi, "Saan si Lu Yoxi kusang loob na maging kay Omi maid kung hindi dahil dito? Siyempre, dahil naniniwala ka na matutulungan kita, tutulungan kita. Sa ngayon, silang dalawa lang, at hindi na ibinuka at isinara ni Lu Yoxi ang kanyang bibig para sabihin Minister Les. Ngayong dalawa na lang sila, hindi na kailangang kumilos si Lu Yoxi na parang mababa ang kanyang katayuan. Pagkatapos ng lahat, naiintindihan nilang lahat na ang pagiging katulong ni Lu Yoxi ay isang deal lamang tungkol sa hinaharap." Nagtanong si Lu Yoxi, "Tama, Omi, ang iyong talent test score ngayon lang, bakit 170 lang, I think you should be higher. Ano pa ba ang silbi ng napakataas, score na 170, sa mabigat na dagat na ito, upper class na? So, sinasadya mong itago? Kalokohan, kung hindi, sa tingin mo yun lang talaga ang nakuha ko. Lu Yoxi, kung gusto ko talagang mag-test, natatakot ako na hindi ako makababa ng walang score na 1,000, kaya huwag kang maghinala sa akin, dahil madali kang bumalik sa tabi ko. Ah, hindi ako nagdududa sa iyo ah. Si Lu Yoxi ay abala sa pag-iling. Iyon ay para sa pinakamahusay." Sinabi ni Lu Yoxi, "Omi, kung gusto mo talagang mag-test,
mayroong isang lugar sa panloob na kapaligiran ng Flying Cloud Sect kung saan maaari kang mag-test ng privado, walang mga tagalabas kung gayon, para masuri mo ng mabuti at makita kung ikaw ba talaga. Hindi makakababa ng 1,000 puntos. Medyo hindi kumbinsido na sabi ni Levi Yushi, pakiramdam niya ay nagyayabang si Omi, dahil 1,000 puntos, hindi pa man lang nakita ni Levi Yushi ang sinumang may ganoong kataas na marka sa pagsusulit, kahit man lang ang pamilya ni Levi Yushi sa 4 na dagat. Okay, susubukan ko ito para sa iyo kung gayon. Dapat, ipaalam ni Omi kay Luyoxi ang kanyang bullseye upang si Luyoxi ay ganap na sumambo sa ilalim ng pantalon ni Omi. Fine, lalabas muna ako at babalik sa sarili kong kwarto. Tumalikod si Levi Yuxi para umalis. Maghintay, Luyoxi. Omi, may iba ka na ba? Luyoxi, galing ka sa Forces Immortal Family. Dapat marami kang alam tungkol sa magic treasures. Ang isang mahiwagang sandata ay isa na dapat na hinimok ng isang spiritual harmony stage o mas mataas na immortal. Kalimutan na natin ito ngayon at magsanay ng martial skills ng matapat. Siyempre, ang mga matataas na antas ng martial technique na iyon ay isasagawa kahit ng mga makapangyarihang immortal cultivator, dahil minsan ay ang magic treasure ay hindi magawa, hindi ito epektibo, at doon mo kailangang gumamit ng martial techniques. Ang mga kasanayan sa militar ay nahahati sa beginner, middle, high, earth, at heavenly tier. Tanging, sa mundong ito, mayroon lamang 10 heavenly tier martial skills. Sa orihinal, 11 sila, ngunit pagkatapos ay ang isa sa kanila ay kontrobersyal, kaya hindi na ito naiuri bilang isang heaven tier martial skill. Sabi ni Luyoxi kay Omi na parang binibilang niya ang kanyang mga kayamanan. Ano ang kontrobersyal na heavenly tier martial skill? Tanong ni Omi. Ang Shiro 18 kutsilyo. Oh, Luyoxi, galing ka sa pamilya ng Forces, may dala ka bang magic treasures? Sinabi ni Luyoxi habang kinukusot ang kanyang mga mata, saan ko nakuha ang magic treasure? Sa tingin mo ba ang isang random na mahina ay maaaring magkaroon ng ganoong bagay? Ay, ayos lang, pwede ka nang umalis. Kinawayan ni Omi ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, sa inner circle ng Flying Cloud Sect, Emph, nakakainis talaga, kinampos ni Elder Shijun ang mesa sa sobrang galit. Guro, nakabalik ka na, nagbalik ka na ba ng ilang disipulo para sa amin? Sa sandaling ito, may ilang disipulo na pumasok mula sa labas, kasama nila si Yang Chen. Galit na sinabi ni Elder Shijun, dalhin mo kung ano. Ah, Master, anong problema? Nakakainis para sa akin, hindi ko akalain na ipapahiya ako ng isang bratty brat, kahit na ako ay isang elder ng Flying Cloud Sect. Guro, sino ang nagpahiya sa iyo? Si Yang Chen ay abala sa pagtatanong, at ang iba pang mga disipulo ay puno rin ng galit na may hitsura sa kanilang mga mukha na parang kung sino ang manggahas na hiyain ang kanyang Panginoon, patayin ang kanyang buong pamilya. 1574. Sa sandaling ito, isang kabataang lalaki na halos kasing edad ni Omi sa pasukan ang pumasok na may dalang tsaa at sinabing, Guro, pakigamit ang tsaa. Ang magalang na taong ito na may dalang tsaa ay tinawag na Leye Eyes, at ang parehong Leye Eyes na siyang tinawag na disipulo na pinili ni Elder Shijun nang pumili siya sa pagitan nila ni Omi. Nang makita ni Elder Shijun si Lai Yai, biglang naisip ni Elder Shijun ang kahihiyan ni Omi. Nakinatok ang tray ng tsaa ni Lai Yai at sumigaw, uminom, 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 anong tsaa? Biglang lumuhad si Leo ay sa takot at sumigaw, Guro, hindi ba kung saan ang disipulo ay gumawa ng mali, na nagmamakaawa kay Guro na parusahan? Nang makita ni Shijun kung gaano kaaksaya si Leo Eyes, at pagkatapos ay nakita kung gaano kalakas at mayabang si Omi ngayon, nagkaroon ng malaking kaibahan. Umili siya ng isang nahihimatay na disipulo mula sa pagitan nila, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon talaga siya ng mga mata upang makita, at pumili ng mas aksayadong Leo Eyes. Galit na sinipa ni Elder Shijun si Leo Eyes sa lupa at umungol, umalis ka, walang kwentang basura, paano kita pinili, isang basura, para maging bookpassing disciple ko sa simula pa lang. Nakaramdam ng hinanakit, matapang na sinabi ni Leye Eyes, Guro, paano mo masasabi iyan tungkol sa akin, nung pinili mo ang iyong pumanaw na disipulo, ang aking talento ay isang spike upang patayin si Omi. Spike Omi, huminga ng malamig si Elder Shijun, iniisip ang kasalukuyang Omi, at pagkatapos ay iniisip si Lai Yai,
na nasa ika-anim na yugto pa lamang ng body temperature, napakalayo niya kay Omi. Ayaw na ni Elder Shi Jun ng anumang bagay na walang kaparirakan, puno ng pagkasuklam, sumigaw siya, lumabas ka. Ang mga mata ni Lai Yoy na puno ng paglala ay tumakbo palabas ng tirahan, lumapit sa isang kalapit na burol at pinunasan ang isang luha. Umiiyak, sinabi niya, "Guro, ikaw mismo ay nasa masamang kalagayan, kaya bakit mo ako sinisigawan at tinawag ako basura, sa kasamaang palad? Ako ang pinakamahina dito at kaya ko lang lunukan ang galit ko. Gusto ko talagang humanap ng maglalabas ng galit ko pero lahat ng tao dito ay mas malakas kaysa sa akin, kaya kanino ako makakapaglabas ng galit ko?" Sa sandaling ito, naisip ni Leye Ice ang isang tao sa kanyang isip, si Omi. Tandaan ang URL Konshu8.net. "Hoy, Don Omi. Oo, pinapalabas ni Master sa akin, kaya ko ring ilabas kay Omi. Kung hindi, kung araw-araw kong hinahawakan ito, magkakasakit ako, okay, pagkatapos ay pupunta ako." Sa labas ng Flying Cloud Sect at ng aapi kay Omi, hindi ko alam kung paano siya nagkakaganito. Isang taon na ang nakalipas, naabot din namin ang unang yugto ng body refining sa edad na 12 at nakarating sa Flying Cloud Sect. Sa kasamaang palad, malaki ang pagkakaiba ng mga tadhana namin, ako ang napili ng matanda sa Flying Cloud Sect bilang isang book transmitting disciple, samantalang siya, sa labas lang ng Flying Cloud Sect, hehe, sigurado ako na sa panahon ngayon, ang pagkakaiba between us is already very obvious, haha. Sa pag-iisip nito, si Leye Ice ay biglang nakaramdam ng superiority, ang paglala ng pagpapagalitan lang ng kanyang amo ay hamu pa rin ng husto, kung pumunta siya kay Omi para magpanggap pa, at tiningnan ni Omi ng ilang sulyap, sigurado akong magiging cool na cool ito. Hindi ko alam kung gaano kahuse si Omi ngayon. Ngunit, hindi naniwala si Yoyong na mas magaling si Omi sa kanya, tutal hindi naman napili si Omi bilang alagad, na sapat na para ipakita na hindi kasing husay niya si Omi. Ang unang dahilan kung bakit napunta si Leye Ice kay Omi ay upang ilabas ang kanyang galit kay Omi, at ang pangalawa ay upang ipakita ang kanyang kasalukuyang mga nagawa at kutsain ang mga kabiguan ng taong iyon. Pagkaalis ni Leye Ice, nagtanong si Yang Chen at ang ilan pang mga disipulo, "Guro, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit mo ilalabas ito sa isang dumadaang disipulo ah? Ngayon ay tumakbo na siya palabas ng tirahan." "Malakas na bamantong hininga si Elder Shi Jun, huwag mo siyang pansinin, lumabas din kayo, iwan mo muna ako para huminahon sandali." "Oo." Natarante si Yang Chen at ilang iba pang mga disipulo at umalis at isinara ang pinto. Pagkalabas ng pinto, sinabi ng isa sa mga disipulo, "Yang Sumisid, hindi ba sinabi mo noon na gusto mong alagaan ang panlabas na disipulo, si Tang Hun? Hindi mo malilimutan iyon, hindi ba?" Tumango si Yang Chen at sinabing, "Siyempre hindi ko malilimutan, ngunit sa nakaraan, hindi pa nakaka-assess si Tang Hun sa inner circle, kaya hindi siya sapat na kwalipikado para mapanatili ko. Ngayon, hindi ko alam kung nag-assess siya sa inner circle ng Feiyun Sect, kung magtagumpay siya sa kanyang assessment, kung gayon siya ay magiging kwalipikadong panatilihin ko, Yang Chen." "Hehe, napakagandang kagandahan, sana ay magtagumpay siya sa kanyang pagtatasa, kung hindi ay hindi niya masisiyahan ang makapangyarihang estilo ng ating kapatid na Yang Chen." "Sige, gabi na ngayon, at masama ang pakiramdam ni Master, bukas pupunta ako sa labas ng Flying Cloud Sect at hahanapin si Tang Hun." "Haha, sa iyong talento, kapatid na Yang Chen, hindi matutuwa si Tang Hun tungkol dito. Pag-akyat sa iyong mataas na sangay, lahat ng pamilya ni Tang Hun ay maaaring mapabuti ang kanilang katayuan sa pamilya. Gabi na talaga, dahil hindi pa natapos ang assessment ngayong gabi." Sa sandaling ito, sabay na natapos ni Naomi at Tang Hun ang kanilang hapunan. Ngayon, ang kantina ng mga panlabas na disipulo ay nagdaragdag ng mga karagdagang pagkain para sa kanilang lahat, una, upang ipagdiwang ang mga matagumpay na nasuri na makapasok sa panloob na bilog ng Flying Cloud Sect, at ikalawa, upang magpaalam sa mga paalisin bukas, umaga. Kumain na ng buo si Omi at kalalabas lang ng pinto ng cafeteria nang tumakbo ang isa sa kanyang mga tauhan para magsumbong, "Boss, may naghahanap sa iyo doon." "May naghahanap sa akin. WHO, ewan ko, kalalabas ko lang ng cafeteria na puno ng laman, tapos may lalaking kasing edad mo ang nagtanong sa akin kung may kilala akong Omi.
Nakita kong parang lumabas ang lalaking iyon sa inner circle ng The Flying Cloud Sect, kaya hindi ako naglakas loob na saktan siya, kaya sabi ko, nasa cafeteria ka, tutulungan ko siyang pumasok at sumigaw. Oh, nasaan na ang lalaking iyon? Naghihintay siya doon. Okay, no more of your business. Naunang umalis ang lalaking iyon. Sinabi ni Omi kay Tang Huon, ate, pupunta ako para tingnan kung sino ang naghahanap sa akin. Kuya, sasama ako sa iyo, kaso may nang aasar sa iyo. Hindi na kailangan, pwede muna kayong bumalik ni Lu Yoxi. Naglakad si Omi sa isang tiyak na direksyon patungo sa entrance ng cafeteria ng mag-isa. Maya-maya pa, nakita ni Omi ang isang teenager na halos kasing tangkad niya. Nakilala agad ni Omi mula sa kanyang likuran na si Leye Aisyon. Bulong ni Omi sa kanyang puso, itong batang ito, isang taon nang hindi nagkita, bakit bigla na lang siyang pumunta sa akin? Emph, it's bound to be a transfiguration disciple, ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa harap ko, natatakot ako na ngayong dumating siya sa akin, 10 beses na mas malamang na ipakita niya sa akin ang kanyang mga tagumpay sa kasalukuyan. Dahil dito, hahayaan ko siyang magpakitabang, saglit, at pagkatapos, tingnan kung paano ko siya haharapin. As expected sa isang Omi, nahulaan niya agad. Hoy, Lai Yu Eyes! Sigaw ni Omi. Tumingon si Leye Eyes at nakita niya si Omi na galing sa likuran niya. Pinalaki ni Leye Eyes si Omi at naramdaman ang chi ni Omi, at nalaman niyang napakahina ng chi ni Omi. At hinusgahan ni Leye Eyes na si Omi ay nasa 3rd yugto ng body temperance, habang siya, nasa 6th yugto ng body temperance. Biglang naramdaman ni Leye Eyes na parang isang patong ng liwanag sa buong katawan niya, na walang katulad na nakakasilaw. Napuno ng mataas na tono si Leye Eyes at sinabing, Omi, huwag kang bumalik ng walang pinsala. Sabi ni Omi, okay. 1575. Omi, dapat mapuno ka ng selos na inggit at puot kapag nakita mo ako ngayon. Sabi ni Lai Yu Eyes habang nakatingin kay Omi. Eh bakit mo naman nasabi yan? Hahaha, Omi, isang taon na ang nakalilipas, pareho kaming 12 taong gulang, pareho sa unang antas ng body refining, at magkasamang dumating sa Flying Cloud Sect, habang ako, nang hindi kinakailangang kumuha ng eksaminasyon, ay pinili ni Elder Shi Jun bilang isang alagad na dumaraan sa aklat, at ikaw, mula noon, ang ating kapalaran ay iisa sa langit at isa sa lupa, sa tingin mo ba ay puno ka ng inggit at inggit sa akin? Si Omi talaga gusto niyang tumawa sa loob, as expected, lumapit sa kanya si Lai Yai, sinusubukang magkunwaring magkumpara sa harap ni Omi. Nakita ni Omi na sa mga sandaling ito, ang mukha ni Yaing ay nagkukunwaring kumpare, sa kabilang banda. Gusto niyang matawa, pero nagpigil si Omi, itong polaka sa ilalim ng balon, isipin mo nakakalungkot din talaga. Sabi ni Omi, oo, isang taon na ang nakalipas, pareho lang kami, anuman ang edad o kaharian, at dalawa ang pinaka-prominent sa lahat ng kabataang pumunta sa Flying Cloud Sect sa Tianbao City. Ngayon, isa talaga kami sa ang langit at ang isa sa lupa. Hahaha, Omi, ayaw mo bang maging ako, sa murang edad? Na umabot sa 6th yugto ng pagpapadalisay ng katawan, at isa ring alagad ng elder ng Flying Cloud Sect, na may walang limitasyong kinabukasan, pagmamalaki ni Leye Eyes. Napangiti si Omi, itong si Lai Yai ay sadyang nakagawa ng paraan para sabihin na nasa 6th yugto na siya ng body temperance, natatakot na si Omi ay mahina at hindi alam ang kanyang kaharian. Sinadya ni Omi na sinabi, hindi ko inaasahan na aabot ka sa 6th yugto ng body temperance. Emph, maraming bagay na hindi mo inaasahan. Sige, pero ano ang kinalaman nito sa akin? Pinuntahan mo ba ako ngayon para magpakitang gilas sa akin? Sabi ni Omi. Umisi si Lai Yai, haha, nagpapakita sa iyo. Omi, sa level mo ngayon, karapat-dapat ka ba? Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ah, ngayon lang sinabi ni Omi sa isang tao na karapat-dapat siya. At hindi mo inaasahan na masasabing karapat-dapat siya. Sa gabi, parang retribution talaga. Omi, masyadong mababa ang level mo. Ako, Leye Moon Eyes, hindi ko man lang mabanggit ang interes kong magpakita sa iyo. Sabi ni Leye Eyes na may mataas na mukha. Bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Omi. Naparito ako upang hanapin ka dahil mataas ang tingin ko sa iyo. Ngayon ay lumabas ako sa utos ng aking Panginoon na gumawa ng ilang trabaho,
pinahahalagahan ako ng aking Panginoon at hiniling sa akin na asikasuhin ang ilang mga personal na bagay, nagkataon lang akong dumaan sa paligid ng Flying Cloud Sect, kaya dumaan lang ako para makita ka. Oh, so, kailangan kong bumangon. Omi, sa tingin mo ba napunta ako sa iyo dahil maganda ang pakiramdam ko para sa iyo? Mali, Tenzan, kung lumuhad ka ngayon, sa tingin ko ay hindi pa huli ang lahat. Sabi ni Liu Ice. Ah, lumuhad ka, bakit ako luluhod? Nagulat si Omi. Hahaha, Omi, ipapaalala ko pa rin sa iyo na lumuhad ka ngayon, ito ay para sa kapakanan ng lahat ng manggagaling sa Tianbao City, hindi ba sinabi sa iyo ng mga matatanda ng iyong pamilyang Tang kung ano ang dapat mong gawin kapag nakakita ka ng isang malakas na lalaki? Kung hindi pa ako tumitingin sa Tianbao City, sa tingin mo ba tatayo ka at kakausapin mo ako ngayon? Sabi ni Lumon Ice na may pagmamalaki. Ah, akala ni Omi na nandito lang si Leo Ice para magkunwaring kumpare sa kanya, pero hindi ko inaasahan na mas mababa pa dun ang pinupuntirya ni Leo Ice at gustong bugbugin si Omi, medyo nagalit si Omi sa loob. Kung nagkukunwari lang siyang kumpara sa kanya, si Omi, bilang boss ng Light Cloud Alliance, ay maaaring maging nasa hustong gulang na at pabayaan siya ng kaunting lecture. Gayunpaman, kung gusto pa niyang bugbugin si Omi para dito, tapos siya ang sisisihin sa pagiging masungit. Nako, Leye Ice, hindi ko ine-expect na magiging ganoon ka pa rin pala kayabang after a year absent. Nakangiting sabi ni Omi. Panipi, Emph, Omi, luluhod ka ba o hindi? Kung hindi ka talaga lumuhod, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Bakit ako luluhod? Sa kadahilanang hindi mo man lang sinabi sa akin, parang hindi kita inis, isang taon na kitang hindi nakikita, paano ba naman ang daming galit? Omi, I see you're upset, is that reason enough? As for hatred, hehe, ang pangunahing pamilya ng Tang family mo, ang ancient slave family, ang awayan ng mundo ng pamilya layo natin, so what if I bully kita? Basta, gusto ko ito. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga disipulo sa ikalawang taon ang dumaan sa hindi kalayuan. Biglang tumingin ang isa sa kanila sa gilid ni Omi at abalang sinabi, "Oy, boss iyon." Ah, si boss talaga, anong ginagawa ni boss dyan sa kalagitnaan ng gabi? Akyat na tayo at kumusta kay boss? Kaya naman, abala sa paglalakad ang grupong iyon patungo sa gilid ni Omi. At sa oras na ito, sinigawan ni Lai Yai si Omi, "Omi, sabi ko lumuhad ka, naririnig mo ba ko?" Umisi si Omi at aaksyon na sana nang biglang tumakbo ang ilang tao at sumigaw, "Boss! Boss, anong ginagawa mo dito? Hey, boss, sino ang batang ito?" Sa oras na ito, si Lai Yai ay abala sa pagtingin sa mga taong iyon, lahat sila ay mga disipulo sa ikalawang taon, 16 o 17 taong gulang, matangkad at malaki, at lahat sila ay nasa 7 o 8 yugto ng pagdadalisay ng katawan. Nanginginig ang katawan ni Lai Yai at nagtanong, "Kayong mga lalaki, ano ang tawag ninyo sa kanya?" "Ah, boss. Ang boss. Malaki na kayong lahat, paano?" "Haha, bata pa ang amo natin, pero sa isip natin, siya ang pinakamatangkad, di ba?" "Ako." Nang inag ang mga binti ni Lai Yai, abala sa pagtingin kay Omi at nagtatanong, "Tang, Omi, bakit boss ang tawag nila sa iyo?" Umuso si Omi, "Lahat sila mga tauhan ko, kaya kung hindi boss ang tawag nila sa akin, ano ang tawag nila sa akin?" "Ikaw, ang iyong mga lalaki. Paano ka magkakaroon ng mga kabata? Ikaw ay nasa 3 yugto pa lamang ng pagpipino ng katawan." Malamig nang umuso si Omi, "Ang 3 yugto ng pagdadalisay ng katawan. Panatilihing nakadilat ang iyong mga mata." Pagkatapos sabihin niyon, pinakawalan ni Omi ang kanyang kaharian, ang unang Order of Open Light. Siyempre, ang tunay na kaharian ni Omi ay ang 8th Order ng Open Light, at ang unang Order ng Open Light ay lumitaw ngayon lamang. Biglang naramdaman ni Leye Ice na may hindi maihahambing na malakas na momentum na nagmumula kay Omi, na parabang isang malaking bato ang bumagsak sa kanya, kung gaano siya nasasakupan ni Omi, hindi niya masabi. "Omi, you, what realm exactly?" Napaawang ang bibig ni Lai Yai sa tanong. Ang isa sa mga lalaki sa tabi niya ay abala sa pagsasabing, "Nabuksan na ng amo namin ang 1 yugto ng liwanag. Bata, ano ka ba? Ang lakas ng loob mong masaktan ng aming amo." "Ano, 1 yugto ng kaliwanagan?"
Sus, imposible ito, hinding-hindi ito posible, nasa ika-anim na yugto pa lang ako ng pagpino ng katawan, paano na siya? Tumingin si Lai Yai kay Omi, desperadong umiling at nakikipag-usap kay Omi kanyang sarili. Umisi ang isa sa kanyang mga tauhan, anong klaseng bagay ang nang-ahas mong ikumpara ang iyong sarili sa aming amo? Hindi makapaniwalang umiling si Leo Ice at sinabi sa sarili, isa akong henyo na tinanggap ni Elder Shi Jun bilang isang bukpasing disciple, at siya ay tinanggihan ni Elder Shi Jun, kahit ako ay nasa ika-anim na yugto pa lamang ng body temperance, I don't believe it, it must be a dream, 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 dapat magising ka agad. Pagkasabi nun, mariing kinagat ni Leye Ice ang sarili, parang gusto niyang gisingin ang sarili sa panaginip. 1576, Boss, baliw ba ang batang ito? Akala ko talaga nananaginip ako. Hindi man lang nag-abalang tingnan siya ni Omi at sinabing, you guys give him a good beat, then hang him at the entrance of the Light Cloud Alliance, babalik ako bukas ng umaga para alagaan siya. Oo, Boss, tumalikod na si Omi at naglakad palayo. May sumisingit na alulong mula sa likuran niya. Bang! Bang! Isang grupo ng mga lalaki ang nagdiin kay Lai Yai sa lupa at marahas na sinipa, binugbog, pinagtatapakan, sinuntok, inindayog, sinampal, at pinayupi. At bumalik na si Omi sa Light Cloud Alliance. Pagkatapos lamang nabugbugin si Leo Ice ng kakilakilabot ay kinaladkad ng isang grupo ng mga lalaki si Leo Ice pabalik sa Light Cloud Alliance at isinabot si Leo Ice sa pasukan ng Light Cloud Alliance. Oh, nabugbog si Leo Ice kahit ang pagiyak ay masakit ang buong katawan niya, mas masahol pa ito sa kamatayan. Ngayong gabi ay napag-alitan na ng kanyang amo, nagdusa ng tiyan ng galit, hinanap si Omi para ilabas ang kanyang galit, at ay pinalo ng kakilakilabot, ang kanyang katawan at isip ay lubhang na trauma. Ang unang website na m.consu8.net. Bata, dito ka na magtambay mamayang gabi. Bukas ng umaga, ang matanda ang personal na mag-aalaga sa iyo. Sinampal ng isa sa kanyang mga tauhan ang mukha ni Lai Yai at sinabing, Wuho, gustong mamatay ni Leo Ice pero sa kasamaang palad, hindi niya magawa ngayon, hindi ko talaga alam kung paano siya aalagaan ni Omi bukas. Pagkakita sa walang awa na tingin ni Omi, natatakot akong hindi gaanong masakit kaysa sa dinaranas niya ngayon. Isang gabing walang salita, sa madaling sabi, ang mga panlabas na disipulo ngayong gabi ng Flying Cloud Sect ay ilang masayang pamilya at ilang malungkot. Ang ilan sa kanila ay hindi nakatulog buong gabi dahil aalis sila sa Flying Cloud Sect sa madaling araw. Kinaumagahan, nagising si Omi. Nang buksan niya ang pinto, si Tang Huon ay nauna nang bumangon kaysa kay Omi at nasa looban na siya at kumukuha ng aura. Kuya, magandang umaga. Ate, umaga na. Kuya, anong ginagawa mo? Nakita ni Tang Huon si Omi na papunta sa courtyard, abala sa pagtatanong. Oh, isang paglalakbay sa front gate ng Light Cloud Alliance, kagabi ay may isang grupo ako ng mga lalaki, na nakabitin ang batang iyon na si Leye ay sa harap ng gate, ngayong umaga ay lumabas at maglinis. Si Omi ay tila nagsasalita, tungkol sa maliit na bagay. Gayunpaman, nagulat si Tang Huon, sino ang sinasabi mo? Moon Eyes, hindi kaya ito ang mula sa Liyu Clan ng Heavenly Jewel City na tinanggap ni Elder Shi Jun bilang transmission? Sino pa ba ang nandoon? Itong batang ito kagabi ay hindi alam kung aling kalamnan ang sumagot ng mali. Kunwari ay nagkukumpere sa harap ko at pilit akong pinapaluhod para sambahin siya. Sabi ni Omi, na umalis na. Habang naglalakad palabas ng courtyard, tumayo na rin si Lu Yoxi. Umaga, umaga, hindi tinanong ni Lu Yoxi si Omi kung ano ang kanyang ginagawa. Nang makitang lumabas si Omi sa pintuan, ginalaw din ni Lu Yoxi ang kanyang mga paa at naghanda na lumabas para mamasyal. Naglakad si Omi papunta sa entrance ng Light Cloud Alliance, at nakita nga niya ang isang bagbog at bagbog na lalaki na nakabiti na nakatalikod sa entrance ng Light Cloud Alliance. Nakita ng lalaki si Omi na lumabas at abala sa pagpupumiglas. Treye Eyes, paano ka natulog kagabi? Tanong ni Omi. Omi, bitawan mo ako. Let go of you. This place is the headquarters of my Light Cloud Alliance. How many people who come to my Light Cloud Alliance can live intact? Omi, huwag mong kalimutan na sa Heavenly Jewel City, ang iyong pamilyang Tang ay hindi kapareho ng ating pamilyang Leo. Oh, pinagbabantaan ako hanggang sa kamatayan.
May isa, ibaba mo siya. Opo, boss. Ibinaba ng dalawang maliliit na kapatid si Leo Ice, ngunit si Leo Ice ay nakatali, kaya hindi siya makaalis kahit ibinaba siya. Boss, sinaktan na namin siya kagabi, paano mo siya gustong parusahan ngayon? Sabi ni Omi, dahil nabugbog ko na siya, uulitin ko na lang, hindi nakakatuwa, hawakan niyo ang bibig niya. Boss, ikaw ba, T? Binigyan ni Don ng blankong tingin ang dalawang lalaki. Ah, nagulat ang dalawang lalaki at bigla nilang naintindihan ang gusto ng amo, hindi nila maiwasang kiligin, walang awa talaga ang amo ah, wala talagang magandang katapusan ang mga taong lumalaban sa amo. Nang marinig ito ni Lai Yai, sumigaw siya, Omi, you there. Umuso si Omi, walang bagay sa mundong ito na hindi ko pinangarap, tanging ang ayaw ko. Oh, puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ni Leye. Agad na ibinaba ni Omi ang kanyang pantalon at tumayo sa harap ng bibig ni Lai Yai, pakiramdam na parang urinal ang bibig ni Lai Yai, tumayo si Omi sa harap ng urinal at pumutok sa urinal, na may kalat at katumpakan. Parang si Leo. Ang mga mata ay pinahirin ng alak at hawak ng dalawang disipulo sa ikalawang taon na hindi makalaban. Sa sandaling ito, si Lu Yoxi, na naglalakad, ay lumabas mula sa pintuan. Ugh! Natigilan si Lady Yoxi doon nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan. Hindi naisip ni Lady Yoxi na mamasyal lang siya, at pagkalabas niya ng bahay, nakita niya si Omi na umiihi sa isang bibig ng tao, mabuti naman, nagkataon na ang ari ni Omi ay nakita ni Lu Yoxi. Rascal, namula si Lady Yoxi at napalingon sa gulat, pero kung tutuusin, bata pa ang nakababatang kapatid ni Omi at hindi kumikilos na parang nasa hustong gulang, kaya hindi na lang mahalaga. At palagi nang tinatrato ni Lady Yoxi si Omi bilang, isang bata, ngunit sa huli, may nakita siyang isang batang lalaki at medyo napahiya. Haha, boss, nakita ka na ni Lu Yoxi. Walang pakialam nang umuso si Omi, kung nakikita ko, nakikita ko. Sa puntong ito, kinilig si Omi at natapos ang pagtapon. Boss, buong gabi mong iniihi ito, napakabigat nito. Oo, napakagaling ng amo, sigurado akong masustansya ang ihi niya, mura talaga itong batang ito. Pambobo lang sabi ng isa pang underlang. Sinabi ni Omi sa nakamamanghang underlang, kung ganoon, maaari pa akong mag-squeeze out, gusto mo ba ng ilang nutrisyon? Ah, huwag na lang. Namutla ang mukha ng mapagbigay na subordinate na iyon, at tumalon siya sa takot na takot. Sinabi ni Omi kay Lai Yai, Lai Yai, sa magandang mood ngayon, pakakawalan muna kita, lumabas ka. Mon Ice Leye ay walang lakas ng loob na magsalita ng kahit anong harsh, Omi is such a ruthless man, if he dared to threat him again, I'm afraid he would have the shit in his mouth, so, Mon Ice Leye grit his teeth and crawled, malayo sa Light Cloud Alliance. Nang makatakas sa malayo, nagngangalit si Leye Ice at sinabing, Omi, hindi kita bibitawan. Ow ow ow. Si Leye Moon Ice ay nagsimulang magsuka sa disgusto. Makalipas ang isang oras, ang lahat ay nasa punto ng pagkain ng almusal. Nawala sa isip si Leye Moon Ice at bumalik sa tirahan ni Elder Shi Jun. Ma'am, mabaho, saan nang gagaling ang amoy ng ihi? Biglang abala ang ilang mga disipulo sa pagtatakip ng kanilang ilong. Napatingin ang lahat, si Leye Moon Ice pala. Leye Moon Ice, anong problema mo? Si Yang Chen ay abala sa pagtatanong. Wala, Lai Yu Eyes, hindi ka bumalik ng isang gabi, kung saan ka napunta, bakit ka nabugbog at namamaga, at amoy ihi ka? Ako, say, Leye Eyes, sigaw ni Yang Chen. Noon lang nasabi ni Leye Eyes ang totoong gusto niya. Anong gagawin? Pupunta ba tayo sa opisina ni Don? 1577, iulat muna ito kay Master at tingnan kung ano ang sasabihin niya. Yang Chen daw. Umiinom si Elder Shi Jun ng morning tea nang tumakbo si Yang Chen. Para saan? Si Yang Chen ay abala sa pagsasalita, Guro, bumalik na si Lai Yai. Emph, marunong pang bumalik, bakit hindi siya mamatay sa malayo? Guro, nang bumalik si Leye Moon Eyes, ang kanyang ilong ay nasugatan at namamaga, at siya ay amoy ihi. Si Elder Shi Jun ay hindi nakikiramay kahit kaunti at sinabing, magandang laban, ang walang kagalingan na ito ay kailangan lang ng pambubugbog. Master, sinabi ni Lai Yai na pagkatapos niyang pag-alitan kakagabi, gusto niyang ilabas ang galit niya kay Omi, ngunit dahil dito,
hindi alam ni Lai Yoai na mas malakas si Omi kaysa sa kanya, kaya, ano, si Omi ang may gawa niyan. Nanlamig ang tingin ni Shi Jun. Oo, guro, hindi tayo maaaring maging walang malasakit ngayong si Lai Yoai ay binubuli ng ganito. Kahit ano paman, si Leo Ais pa rin ang iyong heirloom disciple, at para kay Omi na tretuhin siya ng ganito, hindi nito isinasaalang-alang ang iyong mukha. Panipi. Isinasaalang-alang ang aking mukha. Emph, ginawa na niya ang lahat ng mga bagay para mapababa ako sa publiko, at hindi pa rin siya mangangahas na ipahiya si Lai Yoai sa distrito. Tandaan ang URL consuate.net. Ah, si Yang Chen ay natigilan din. Master, ano ang gagawin mo kay Omi? Pinahiya ka niya sa publiko, hahayaan mo na lang ba? Pabayaan mo na lang, sa tingin mo posible ba? Kung gayon bakit hindi mo ginawa? Sa palagay mo ay ayaw ng guru. Gusto kitang balatan ng buhay sa mismong lugar. Sa kasamaang palad, napakaraming matatanda ang nakikita sa karamihan, at bilang isang elder, sigurado akong pagtatawanan dahil sa pagpapatong ng kamay sa isang bata, ngunit hindi ko sinabing hahayaan ko siya para gawin ito sa kanyang alagad. Ah, anong ibig mong sabihin sa master? Yang Chen, opisyal ko na ngayong sinasabi sa iyo na dumating na ang oras para ipakita mo ang iyong katapatan sa aking Panginoon. Kayong mga magkakapatid, makikita ko kung sino ang makakapagpasaya sa aking Panginoon. Natuwa si Yang Chen sa loob, napakabait sa akin ni Master, tiyak na parurusahan ko si Omi ng maayos at magpapasaya sa matandang lalaki. Master, huwag kang mag-alala, tiyak na mapapasaya namin ang iyong matanda. Tumango si Elder Shi Jun bilang kasiyahan at sinabing, sabihin mo sa ibang mga kapatid ang sinabi ko, nasa iyo na kung paano mo mapapaligaya ang aking amo, hihintayin ko ang iyong mabuting balita. Mabuti. By the way, Yang Chen, nabalitaan ko na crush mo si Tang Huon. Sinusubukan mong aibag siya. Ah, Master, paano mo nalaman ang tungkol dito? Sa tingin mo ay mate at tago mo ito sa aking Panginoon, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo, si Tang Huon ay kapatid ni Omi. Ah, kaya, kung kailangan kong linisin si Omi, mawawala sa akin si Tang Huon. Oo, sa isip mo, babae o guro ang mahalaga, ikaw mismo ang sumusukat. Siyempre mahalaga si Master, ano ba si Tang Huon, gusto ko lang siyang itago at pagkatapos ay paalisin kapag napagod akong makipaglaro sa kanya. Dahil kapatid ni Omi si Tang Huon, hindi ko siya itatago, ngunit dahil lang hindi ko siya iniingatan ay hindi ibig sabihin na hindi ko siya makukuha, kakaladkarin ko lang siya hanggang sa bundok at bilugang tinidor, guro, sang-ayon ka ba na gawin ito ng disipulo? Apelyido siya. Madilim na ngumiti si Elder Jun, lahat ng mga kamag-anak ni Omi, wala ni isa sa kanila ang mabubuting tao, napakamura ni Tang Huon, ganyan dapat mong tretuhin ang mga puta, gumawa si Master ng exception sa pagkakataong ito para suportahan ka, ngunit tandaan, gawin mo ito ng mas patago, paraan, ikaw ay magiging isang malaking tao sa hinaharap, hindi ka maaaring mag-iwan ng isang itim na lugar sa iyong reputasyon sa hinaharap dahil sa ganitong uri ng bagay. Oo. Master, pagkatapos ay pupunta ako. Humayo ka, at tandaan na sabihin sa iba pang mga kapatid ang sinabi ko. Mabuti. Lumabas si Yang Chen mula sa cultivation room ni Elder Shi Jun, ngunit pupunta na sana si Yang Chen at sasabihin sa kanyang amo ang sinabi niya para maihambing ng iba pang mga kapatid kung sino ang magpapasaya sa kanya nang huminto si Yang Chen. Napaisip si Yang Chen, isa itong pagpapakita ng filial piety para sa aking amo. Ang unang gumawa nito ay tiyak na siyang magpapasaya sa aking amo, mas mabuting huwag ko na munang sabihin sa ibang mga nakatatandang kapatid, pagkatapos ko munang pumunta at bigyan si Omi ng isang good beating, then the other senior brothers will go after that. Sa ganitong paraan, ako ang unang gagawa nito, at siguradong higit na pahalagahan nito ni Master. Mga kapatid na dibisyon, huwag mo akong sisihin, lahat tayo ay may makasariling intensyon. Kaya, pansamantalang hindi sinabi ni Yang Chen sa iba pang mga kapatid na dibisyon at nag-iisang nagtungo kay Omi. Hindi magiging ganoon kalaki ang kontribusyon ni Yang Chen. Sa sandaling ito sa paligid ng Flying Cloud Sect, maraming mga disipulo ang umiyak at niyakap ang ilan sa kanilang mga kasama upang magpaalam, at pagkatapos ay umalis sa Flying Cloud Sect sakay ng isang malaking ibon na ipinadala ng Flying Cloud Sect. Isang buong eksena ng paghihiwalay. Hindi nagtagal, umalis ang karamihan sa mga taong hindi nakapasa sa assessment,
at mas kaunti ang mga tao sa labas ng Flying Cloud Sect. Hindi nagtagal, hindi kalayuan sa Light Cloud Alliance, isang malaking mature na mukhang lalaki ang tumingin sa Light Cloud Alliance mula sa malayo. Siya si Yang Chen na kalalabas lang sa inner perimeter ng Flying Cloud Sect. Tumingin si Yang Chen sa pintuan ng Light Cloud Alliance at ngumuso, "Light Cloud Alliance, basura, sisirain ko ang pinto mo ngayon, ipapabuwag ko ang Light Cloud Alliance mo mula rito." Susugod na sana si Yang Chen sa harap ng bigla niyang naisip si Lai Yai. Nag-isip si Yang Chen at sinabing, si Lai Yai ay ibinitin buong gabi kahapon, at kaninang umaga ay pinilit din ni Ongi na uminom ng ihi. Si Master ay sumailalim sa kakaibang kahihiyan, kung gibiin ko lang ang Light Cloud Alliance at matalo si Ongi sa kalahating kamatayan, natatakot ako na hindi ko mapapantayan ang kahihiyan ni Ongi kay Master. Kung gusto kong mapasaya at masiyahan ang aking amo, natural na dapat akong maging mas malupit kaysa kay Ongi. Gayunpaman, kung papatayin ko si Ongi, ako mismo ay haharapin ang Flying Cloud Sect, at ang aking kinabukasan ay masisira, at ang pagkalugi ay hihigit sa pakinabang. Kung gayon, tumingon si Yang Chen upang tumingin sa paligid at nakakita ng isang shed, sa di kalayuan na may karatula sa pintuan, Light Cloud Alliance Special Latrine. Umuso si Yang Chen, "Sige, itatapon ko si Ongi sa cesspit at hayaan siyang matikman." Pagkasabi niyan, dumiretso si Yang Chen sa Light Cloud Alliance. Tumigil, ito ang mahalagang lupain ng Light Cloud Alliance, walang pinapayagang makapasok. Hinarang ng dalawang ikalawang taong disipulo sa gate si Yang Chen nang hindi alam ang kahulugan ng salita. Umuso si Yang Chen, naghahanap ng kamatayan. Bang bang! Sa dalawang sipa, sinipa ni Yang Chen ang dalawang second year na disipulo sa gate, pagkatapos ay diretso sa Light Cloud Alliance. Si Ongi ay nakikipagkwentuhan sa kanyang kapatid na babae sa looban, si Ongi ay hindi nagpino ng anting-anting ngayon, ang mga benta ngayon ay dahil marahil sa pagtatasa. Sa sandaling iyon, tumakbo ang isa sa kanyang mga tauhan at sumigaw, "Boss, grabe, may pumipilit na pumasok sa Light Cloud Alliance." "Sino ang nang ahas na pumasok sa Light Cloud Alliance ko?" Nanlamig ang mukha ni Ongi. "Ako ito." Sa sumunod na segundo, pumasok si Yang Chen sa looban. Tinakpan ni Tang Huon ang kanyang bibig sa pagkabigla, agad na nakilala ni Tang Huon si Yang Chen. 1578, sinabi ni Don Ongi, "Alin ka?" Namula ang mukha ni Yang Chen habang ngumuso, "Ongi, nandito ako at naglakas loob ka pa rin ipakita ang iyong dila sa harap ko." Si Tang Huon ay abala sa pagsasabing, "Kuya, siya si Yang Chen." Actually, nahulaan na ni Ongi. Malamig at asero ang mukha ni Ongi, "Yang Chen, nasa tamang panahon ka, balak kitang hanapin." "How dare you try to cover my sister? What crime do you deserve?" Galit na galit si Yang Chen, tinanong siya ni Ongi, na parang si Ongi ang malakas. "Ongi, kapag madalas kang magsalita ng ganyan, mas mabilis kang matatapos." Sabi ni Yang Chen na may mabangis na mukha. Sa oras na ito, abala si Tang Huon sa pagsasabing, "Yang Chen, dapat kang mamatay sa ganitong paraan, naiinis ako kapag nakikita kita, huwag mo akong subukang saktan." Mapanghamak na sinabi ni Yang Chen, "Tang Huon, may intensyon nga akong panatilihin ka sa nakaraan, ngunit ngayon, hindi ka nakarapat-dapat. Gayunpaman, kahit na hindi kita binalot, kukunin ko pa rin ang iyong katawan." Galit na galit si Tang Huon, ang mga salita ni Yang Chen ay tuwirang dungisan siya. Umisi si Ongi, "Yang Chen, namamatay ka at nagsasalita ka pa ng malaki dito, nalulungkot talaga ako para sa iyo. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro." "Hahaha, Ongi, ikaw ang nahihirapan, kagabi binitin mo si Leye Ice buong gabi at pinilit mong inumin ang ihi mo. Sa tingin mo ba magpapanggap akong hindi ko alam ang tungkol dito? Huwag kang mag-alala, kakalad ka rin kita sa espesyal na palikuran para sa mga alagad ng Light Cloud Alliance mamaya at itatapon kita sa cesspool para matikman mo rin ito." Si Ongi ay nagpahayag ng isang mapang-asar na pahiwatig ng isang panunuya, dahil sinabi iyon ni Yang Chen, paanong hindi siya matutupad ni Ongi, kahit na gusto siya ni Ongi na sampilan siya hanggang mamatay, mas mabuting pahirapan siya hanggang mamatay ng dahan-dahan kaysa hayaan siyang mamatay ng napakasakit, kamatayan. "Mabuti, Yang Chen, pagkatapos ay ipapadala kita sa palikuran." Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling umakyat si Ongi sa bike hindat. "Ah,
Nagulat si Yang Chen dahil ang bilis ni Ongi ay napakabilis kaya hindi naka-react si Yang Chen sa oras. Pa, isang anting-anting ang inilagay sa katawan ni Yang Chen at biglang, hindi makagalaw si Yang Chen. Inilabas ni Ongi ang kanyang kutsilyo. Puff, pinatay ni Ongi ng kutsilyo ang puso ni Yang Chen. Ah, dumiretso sa puso ang kutsilyo ni Ongi. Kaya lang hindi tinaga ng kutsilyo ni Ongi ang puso ni Yang Chen. Kaya halos hindi pa mamatay si Yang Chen, ang katawan ng mga espiritual na tao ay hindi maikukumpara sa mga mortal, ang mga mortal ay mamamatay ng maaga kung gayon. Si Yang Chen ay bumagsak sa lupa, ang kanyang puso ay sinaksak, nagkaroon ng kakulangan sa supply ng dugo, kahit na ang kanyang puso ay tumibok ng kaunti, halos hindi napigilan ang pakiramdam, kaya nawala kaagad ni Yang Chen ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, hindi banggitin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, hindi man lang siya makatayo. Paano nangyari ito? Tinakpan ni Yang Chen ang kanyang dibdib at hindi makapaniwalang sinabi. Si Ongi ay isang unang yugto lamang ng bukas na liwanag, kahit na siya ay isang henyo, hindi pa rin siya katapat ni Yang Chen sa lahat a, paano siya naglinis bigla? Sa sandaling iyon, nakita ni Yang Chen ang anting-anting na nabigo sa kanyang dibdib, kaya lumabas na si Ongi ay nagtataglay ng napakalakas na anting-anting. Umakyat si Ongi at inilabas ang kutsilyo sa dibdib ni Yang Chen, at biglang lumabas ang dugo, at ang katawan ni Yang Chen ay nanghina. Umuso si Ongi, Yang Chen, itatapon kita sa cesspool, pagkatapos ay punuin ito at hayaan kang mamatay ng dahan-dahan dito. Ano? Hindi maiwasang kiligin ni Yang Chen, ito ay isang daang beses na mas malupit kaysa sa direktang pagpatay sa kanya. Ongi, gumamit ka ng mga espiritong anteng-anteng, anong klaseng kasanayan ka? Galit na galit ni Yang Chen. Hahaha, nakakatawa, basta kaya kitang sirain, kahit anong gamit ko, meron. Ben Matter, ang dami-dami mo ring nilabas na anteng-anteng ah. Napabuntong hininga si Ongi na may paghamak sa kanyang puso, kahit hindi siya gumamit ng anteng-anteng, sapat na si Ongi para linisin ang kalat. Ang paggamit ng anting-anting ay isang paraan lamang upang takpan ang kanyang tenga. Sumigaw si Ongi, may dumating. Pumasok si Tang Ming at ang ilan sa kanyang mga tauhan. Boss, ano pong order? Sinabi ni Ongi, ihagis siya sa cesspool. Bago siya ihagis sa cesspool, itali ang isang malaking bato sa kanyang katawan, pagkatapos ay isil ang cesspool, na nag-iwan lamang ng maliit na butas na kasing laki ng palad para sa ventilasyon, at hayaan siyang mamatay ng dahan-dahan sa cesspool. Panipi. Ah, boss, saan tayo pupunta sa palikuran pagkatapos nito? Maghukay ng cesspit sa tabi nito. Oo, boss. Mapatla ang mukha ni Yang Chen, paanong hindi niya inaasahan na siya. Yang Chen, ay haantong sa ganito. Dapat alam niya na dapat ay tinawag niya ang ilan sa kanyang mga kapatid, para kahit papaano ay hindi makayanan ni Ongi, mag-isa, at may mag-itip off pa sa kanyang amo kung may nangyari talaga. Ngayon, buti na lang at wala man lang messenger. Sinubukan ni Yang Chen na magpumiglas, ngunit, dahil nasaksak sa puso, siya ay kalahating patay na, kaya paano pa siya magkakaroon ng lakas para lumaban? Ongi, hindi mo ito magagawa. Nagmamadaling sigaw ni Yang Chen. Emph, ako, Ongi, kaya kung gawin ang lahat ng gusto ko, pagkatapos hanapin ang storage bag sa kanya, maaari ko itong itapon. Oo, si Tang Mingming at ilang iba pa, hinanap ang storage bag ni Yang Chen, pagkatapos ay kinaladkad si Yang Chen, mula sa likod na pinto ng courtyard, patungo sa thatched room nang wala sa oras. Dahil ang latrine ay eksklusibong ginagamit ng Light Cloud Alliance, ito ay natural na pinakamaginhawa para kay Ongi na pumunta sa palikuran. Isa, dalawa, tatlo. Nang sumigaw sila ng tatlo, maraming tao ang bumitaw ng sabay-sabay at itinapon si Yang Chen sa cesspool. Bang! Tulad ng isang malaking bato na nahulog sa balon, ito ay tumalsik sa isang shower ng mga bulaklak, at ang ilang mga lalaki na nakatayo sa gilid ng cesspit ay abala sa pagtatakip ng kanilang mga ilong. Pinuno ng ilan sa mga lalaki ang cesspit ng isang malaking bato, na nag-iwan ng kasing laki ng palad sa gilid ng malaking bato upang mapanatili ang hangin. Ah, sa loob ng cesspit, nagbakawala si Yang Chen ng hindi gustong ungol. Ang cesspit na ito, tulad ng isang balon, ay humigit kumulang 8 o 9 na metro ang lalim, kung ito ay normal, si Yang Chen ay lalabas na may casual na pagtalon, ngunit ngayon ay hindi niya ito magawa, at mayroon pa siyang mga batong nakatali sa kanyang katawan.
Omi, susuyuan kita. Sumirit si Yang Chen, ngunit sa sandaling sumirit siya, lumaki ang sugat at pagkatapos ay damaloy ang likido mula sa cesspool sa katawan ni Yang Chen. Kinailangan ni Yang Chen na isara ang kanyang bibig sa sakit habang mahigpit na tinatakpan ang sugat para hindi umagos ang likido sa cesspit sa kanyang katawan, kung hindi ay mas mabilis lang siyang mamatay. Ibinuhos ni Omi ang laman ng storage bag ni Yang Chen. Mayroon lamang ilang dose-dosen ang mga spirit stone sa ikalawang baitang, at dalawang anting-anting sa ikalawang baitang, ikawalong baitang. Ang ganitong uri ng mga anting-anting ay maaaring sabihin sa isang sulyap na ang mga ito ay basura, at ang tagal ng mga ito ay tinatayang hindi magtatagal ng isang segundo. Kawawang demonyo. Nagmura si Omi at iniligpit ang dose-dosen ng mga spirit stone sa ikalawang baitang. Kuya, hinayaan mo talaga siyang mamatay sa palikuran ah, kung sakali. Medyo nag-aalalang sabi ni Tang Huon. Ate, walang nakakaalam na namatay siya sa palikuran, inutusan ko si Tang Ming at ang iba pa na huwag sabihin sa sinuman ang kamatayan. At saka, kung sakaling hindi siya mamatay at makatakas, kung gayon walang kamatayan o responsibilidad, lalo na mag-alala. Sa sandaling ito, sa tirahan ni Elder Shi Jun, nasaan si Senior Brother Yang Chen? Tanong ng isa sa mga nakababatang kapatid ni Yang Chen. Hindi ko alam, ang batang ito, saan siya nagpunta? Hindi maaaring nagpunta siya sa cultivation room ni Master, pupuntahan ko ito para tingnan. Nataranta ang junior brother ni Yang Chen na iyon at pumunta sa cultivation ni Elder Shi Jun room, pinaghihinalaan niyang hindi na muling binibigyan ng kanyang amo si Yang Chen ng maliit na kalan, masyadong hindi patas si Master, mas spoiled si Yang Chen kung mas talented siya. 1579, Guro, Yuan Fei, anong ginagawa mo dito? Medyo hindi nasisiyahan si Shi Jun. Ang nakababatang kapatid ni Yang Chen ay tumingin sa paligid ng silid at hindi nakita si Yang Chen. Guro, may pinuntahan ang nakababatang kapatid ni Yang Chen, akala ko kasama mo siya, sorry sa pag-istorbo kay Master. Kumunot ang mga kilay ni Elder Shi Jun, hindi mo alam kung saan nagpunta si Yang Chen. Hindi ko alam ah, hindi alam ng lahat ah. Sa loob-loob, sinabi ni Shi Jun, itong Yang Chen, hiniling ko sa kanya na sabihin sa lahat ang sinabi ko, ngunit hindi niya sinabi. Gayunpaman, hindi sinisi ni Shi Jun si Yang Chen, pagkatapos ng lahat, lahat ng tao ay may pribadong pag-iisip. Master, sige lalabas na ako. Sandali, Yuan Fei, maaaring pumunta si Yang Chen sa periphery ng Flying Cloud Sect para hanapin si Omi. Sinabi sa kanya ni Master kaninang umaga na oras na para sa inyong anim na magkakapatid na magpakita ng kabanalan, sige, lumabas at sabihin sa iba pang mga kapatid. Ang sinabi ko, ag, lumabas si Yuan Fei sa cultivation room ni Elder Shi Jun at sinabi sa kanyang puso, mabuti kayang Chen, hindi mo man lang sinabi sa amin ang balitang ito, gusto mong pumuntang mag-isa para ipakita ang iyong katapatan, salamat sa dati nating magandang relasyon. Emph, dahil hindi mo man lang sasabihin sa amin, kaya hindi ko rin sasabihin sa iyo, pupunta ako sa periphery ng Flying Cloud Sect ngayon din. Unang urlm.consu8.net. Kaya, hindi sinabi ni Yuan Fei ang iba pang apat na magkakapatid at tahimik na pumunta sa panlabas na bahagi ng Flying Cloud Sect. Idly bored si Omi, nang tumakbo si Tang Miao para magulat, Boss, dumating na ang isa pang Flying Cloud Sect inner periphery na disipulo. Mahina hong sinabi ni Omi, papasukin mo siya. Sa sandaling iyon, isang boses ang nagmula sa labas ng pinto, kailangan mo pa ba siyang papasukin? Pupunta ako kung gusto ko. Nang tingnan ni Omi, isa itong lalaking nasa ikalimang ranggo ng open light. Emph! Isang mapang-asar na ngisi ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Omi, isa pa na namatay. Sa sandaling ito, medyo nalilito si Yuan Fei. Naisip niya na na-demolish na ni Senior Brother Yang Chen ang pugad ni Omi at nagkataon lang na lumabas siya para magbahagi ng kaunting kredito, ngunit bilang resulta, buo ang Light Cloud Alliance. Hindi ba dumating si Senior Brother Yang Chen? Nagkamali ka tungkol sa kanya. Sa sandaling iyon, nagtanong si Omi, narito ka para hanapin si Yang Chen, hindi ba? Ah, paano mo malalaman, hindi, ang aking nakatatandang kapatid na si Yang Chen ay hindi pa pumupunta rito. Kung hindi, ikaw ay nakatayo pa rin dito at nakikipag-usap sa akin sa isang buo na kalagayan. Pinahiya mo ang aking Panginoon, na may katangian ng Senior Brother Yang Chen, ikaw ay ganap na mapilayan,
Ako, si Senior Brother Yang Chen, ay kilala rin bilang isang baliw sa inner circle ng Flying Cloud Sect. Hindi mapigilan ni Omi na mapangiti, baliw pa rin, galit na sa hukay ng dumi. Ano ang tinatawanan mo, pero pati na rin, dahil hindi pa dumarating ang aking nakatatandang kapatid na si Yang Chen, kukunin ko na ang kredito. Igigibo ko ang iyong doghouse at pagkatapos ay lumpoin ka, matutuwa ang aking Panginoon, sabi ni Yuan Fei na may halong pananabik. Sinabi ni Omi, kaya, gusto ng iyong Panginoon, si Shi Jun, na makipagbalikan kayo sa kanya. So what if it is, my master his old man is good looking at walang pakialam na gumawa ng kahit ano sa iyo, pero hindi naman natin kailangan maging good looking, so, Omi, you are in for a big trouble. Ang mga Hangul na ratio ay dumarating at umalis bawat taon, lalo na ngayong taon. Sino ang tinatawag mong foolish ratio? Naiinip na sinabi ni Omi, wala akong oras na mag-aksaya ng aking hininga sa isang grupo ninyong magkakapatid, hayaan mo akong ipadala kayo upang makita si Yang Chen. Makalipas ang ilang minuto, may dumating, tumakbo papasok si Tang Miao. Boss, ano pong order? Tinuro ni Omi si Yuan Fei sa lupa at sinabing, ipadala siya kay Yang Chen. Ah, si Yuan Fei, na nasa lupa sa sandaling ito, ay tulad ng nalilito sa reaksyon ni Yang Chen noon, hindi inaasahan na si Omi ay may ganoong kalakas na anting-anting sa kanyang kamay, hindi ba't may kakulangan sa bagay na ito, espiritong anting-anting. Isang segundo grade anting-anting tulad nito, ang iba ay kailangang magbayad ng malaking halaga upang makakuha ng isa, at ang mga anting-anting na mas mataas sa ikalawang grado ay halos hindi na ibinibenta sa merkado. Kahit na makakuha ka ng isang anting-anting na lumampas sa iyong sariling lakas, mahirap gamitin ito matagumpay sa isang taong mas makapangyarihan, at karamihan sa mga anting-anting sa itaas ng ikalawang baitang ay tumatagal ng wala pang isang segundo, kaya bakit mas tumatagal ang anting-anting ni Omi kaysa sa 10 anting-anting ng ibang tao? Gayunpaman, hindi ito ang sandali upang isipin ito. Sumigaw si Yuan Fei, Omi, naglakas loob ka bang patayin ako? Alam ng amo ko na nandito ako, kung papatayin mo ako, hindi nakakagulat na hindi malalaman ng Flying Cloud Sect. Kapag nangyari iyon, ang Flying Cloud Sect ay tiyak na parusahan ka ng mahigpit. Ikinaway ni Omi ang kanyang kamay kay Tang Maifei, na nagpapahiwatig na dapat siyang alisin ni Tang Maifei ng mabilis, kahit na walang oras na magsalita kay Yuan Fei. Yes boss, hinanap ni Tang hindi nakilala ang storage bag, pagkatapos ay mabilis na hiniling sa ilan sa kanyang mga tauhan na hilahin si Yuan Fei palayo. Sa sandaling ito, sa hukay ng dumi, bagamat may apoy si Yang Chen sa loob, ngunit, natatakot sa tubig ng dumi na pumasok sa kanyang katawan, gustong sumigaw at hindi makasigaw, ang pakiramdam na ito ng inis ay talagang malapit ng hindi mabata. Sa oras na ito, ang malaking bato sa ibabaw ng cesspit ay biglang lumayo sa isang sulok. Natuwa si Yang Chen, sa wakas ay may dumating upang iligtas siya. Akmang ibubuka na niya ang kanyang bibig ay may natamba na naman. Ah, bang! Ang taong itinapon ay tumalsik din na parang batong nahuhulog sa tubig. Napakatanga ni Yang Chen na akala niya ay may dumating upang iligtas siya, ngunit hindi niya alam na ito ay ang parehong tao na itinapon, at hindi niya alam na ito ay ang parehong idiot na itinapon din sa cesspool ni Omi. Sa sandaling iyon, sumigaw ang taong itinapon pa lang, Omi, hindi ka mamamatay ng mabuting kamatayan. Narinig ni Yang Chen ang boses at gulat na sinabi, Yuan Fei. Biglang sumigaw ang Yuan Fei na iyon sa madilim na sulok, sino? Sino ang nagsasalita? Dahil madilim ang cesspit, hindi man lang alam ni Yuan Fei na may tao. Mapait si Yang Chenton, wala talaga siyang mukha na sabihin ang apat na salitang ako si Yang Chenton, dahil ang apat na salita ay labis na nakakahiya. Siya, si Yang Chenton, ay dapat na maging halimbawa at pagmamalaki ng lahat ng kanyang kapwa, mga kapatid, paano siya mahihiya na makilala siya ng kanyang junior na kapatid, siya ay itinapon din sa cesspool. Ako, kinagat ni Yang Chen ang kanyang mga ngipin, gustong magsalita muli. Sino, eksakto? Sa sandaling iyon, naalala ni Yuan Fei na kakasabi lang ni Omi na ipinadala niya siya upang makipagkita kay Yang Chen. Natigilan si Yuan Fei, maaring siya ang nakatatandang kapatid ni Yang Chen. Si Yuan Fei ay Hangul, medyo nagdududa siya sa kanyang buhay, ngunit itinapon pa siya sa cesspool ni Senior Brother Yang Chen.
Senior Brother Yang Chen, ikaw ba yan? Maingat na tanong ni Yuan Fei. Kinailangang magbigay ng matigas na ham ni Yang Chen. Naramdaman ni Yang Chen na ang kanyang ham ang pinaka nakakahiya na pangungusap na nasabi niya. Ah, Senior Brother Yang Chen, ikaw talaga. Oh my God! Sinabi ko sa iyo kung bakit hindi mo hinanap si Omi, pero natapon ka na pala sa cesspool. Sigaw ni Yuan Fei. Si Yang Chen ay talagang nahihiya sa kanyang sarili at sinabi, pasensya na, Yuan Fei, binaygo ka ng senior brother. Senior Brother Yang Chen, hindi na kailangang magsabi ng kahit ano ngayon, isipin mo pa rin kung paano takasan ang cesspool na ito. Hindi ako makakatakas na si Omi na may walang awa na puso, ay gumamit ng isang anteng-anteng na espiritu, hindi ako kumikilos, at sinaksak ako ng direkta sa aking puso, ang aking puso ay nasugatan, at ngayon ang aking buong katawan ay walang sapat na dugo, supply, nahihilo ako at nanghihina, ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay takpan ng mahigpit ang sugat para hindi damaloy ang dumi sa mga laman loob ko. Nga pala, saan ka nasaktan? 1580. Oh, Senior Brother Yang Chen, eksaktong katulad mo ako. Ah, ang Omi na pumatay noong araw na iyon. Nagngagat ang mga ngipin ni Yang Chen. Senior Kuya, ano ang dapat nating gawin? By the way, bakit ka pumunta kay Don? Senior Brother Yang Chen, medyo makasarili ka pagdating dito, hindi mo man lang sinabi sa amin ang balita para maging merito mag-isa at magpakita ng filial piety sa iyong amo, nalaman ko lang pagkatapos kong hanapin siya. Napahiya si Yang Chen, abala sa pagsasabing, mali pala ako. Hindi ba kasama mo ang ibang mga nakatatandang kapatid? Umiyak si Yuan Fei at sinabing, hindi, dahil katulad mo rin ako, hindi ko sinabi ito sa iba, wuho. Lumipas ang araw sa isang kisap mata hanggang gabi. Sa araw na ito, karaniwang walang ginawa si Omi, maliban sa dalawang maliliit na bagay na itapon si Yang Chen at Yuan Fei sa cesspool, nakikipag-chat lang si Omi kina Tang Huan at Lu Yoxi. Sa sandaling ito sa bahay ni Elder Shi Jun, ang iba pang apat na disipulo ni Elder Shi Jun ay nakaupo sa kanilang silid, nagbubulungan. Kakaiba, Yang Chen at Yuan Fei, bukod sa nakita sila saglit sa umaga, wala silang nakitang tao buong araw, saan sila nagpunta. Tandaan ang URL kanshu8.net. Hindi naman siya bumaba sa tapahan, dam, masyadong hindi mapagbigay, hindi man lang niya kami pinalabas. Tama, mahigit isang buwan na akong hindi nagagalaw ng babae, sabi ni Master, mahirap talaga para sa mga immortal na huminto sa pagnanasa. Sa palagay ko sina Yang Chen at Yuan Fei, siyam sa bawat sampu, ay bumaba ng bundok upang bisitahin ang tapahan, paano kung bababa din tayo ng bundok? Ito, pumasok na si Master sa cultivation room, hindi siya lalabas ng ilang araw, tara na. Hehe, mabuti. Kaya, ang apat na disipulong iyon ni Elder Shi Jun ay tahimik na umalis sa tirahan. Pagdating nila sa main gate ng Flying Cloud Sect, nagkataon lang na ang mga gatekeeper na iyon, na kilala ng inner surrounding disciples, ay abala sa pagtatanong, "Hoy, kayong mga nagbabantay sa gate dito ngayon, nakita nyo ba ang aking senior? Kuya Yang Chen, umalis ka dito." Oo, sina Yang Chen at Yuan Fei ay parehong nakitang lumabas. Bumaba ba sila ng bundok? Ah, parang hindi, parang papunta sila sa mga panlabas na disipulo ng Flying Cloud Sect. Ah, pupunta sa paligid ng Flying Cloud Sect. Okay, salamat. Abala silang apat at sinabing, mukhang hindi bababa sa bundok ang dalawa para bisitahin ang tapahan at pumunta sa periphery ng Flying Cloud Sect, Murphy. Hindi kaya hahanapin nila si Omi, para ipaghiganti ang pagkamatay ng ating amo. Damn, the two of them to not something, they didn't even call us for something like avenging Master's death? Let's go, baka makatulong din tayo sa pagtapak ng ilang paa, tapos masasabi nating tumulong tayo sa harap ng Master. Pumunta ka, at kaya, ang apat na natitirang disipulo ni Shi Jun ay nagpunta rin kay Omi. Sa sandaling ito, kumain na si Omi at katatapos lang maligo at nagpapalamig sa looban. Masayang sinabi ni Tang Huon, "Brother, bukas ay makapasok na tayo sa panloob na pagkubkob ng Feiyun Sect. Bukas ay may mga espesyal na tao na magpaparehistro sa atin, at tayo ang magiging tunay na mga disipulo ng Feiyun Sect." Tumango si Omi, walang pakialam si Omi kung isa siyang tunay na alagad sa kanyang puso o hindi. Pumunta si Omi sa Flying Cloud Sect,
ngunit sinusunod lang niya ang uso, at dahil nakarating na ang lahat sa lugar na ito, natural na mayroon siyang mga dahilan. Nang mga sandaling iyon, may nagmumula sa labas ng pinto, parang may sumipa sa pinto. Ano ang nangyayari? Tandang pananong, may sumipa ba sa pinto sa ganitong oras ng gabi? Hindi kaya si Elder Shijun ang darating, di ba? Kuya, kung dumating si Elder Shijun, hindi natin siya mapipigilan. Nag-aalalang sabi ni Tang Hoon. Sabi ni Omi, huwag kang mag-alala, kung darating talaga si Shijun Ugly, may mag-pop up para harangan siya. WHO, noong tsunami, paano mo nalaman? Sinabi ni Omi, kinabukasan, sinabi sa akin ni Xin Wuxiang na nakita ng kanyang pinsan na si Nung Ling Sheng ay napapaligiran ng Flying Cloud Sect, at inayos ang ilan sa kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki na bantayang mabuti ang mga galaw ni Elder Shijun, at kung may napansin siya. Ang hilig ni Elder Shijun na lumapit sa akin, agad niyang i-report ito. Nangangahulugan nito na si Nung Xiao Tian ay sabik na gumawa ng isang bagay para sa akin at makuha ang aking pabor, kaya sa palagay ko ay gusto niyang umakyat sa akin. Kaya't naglakas loob akong magdesisyon na kung talagang lumapit sa akin si Elder Shimonar, tiyak na lilito din si Nung Sushin. Medyo natahimik si Tang Hoon. Sa sandaling iyon, tumakbo si Tang Ming. Boss, dumating na ang apat. Bang! Sa sumunod na segundo, binuksan din ang pintuan ng courtyard ni Omi, at pumasok ang apat na disipulo sa inner circle. Ito ay ang apat pang disipulo ni Elder Shijun, na pinangalan ng Huang Pu, Tu Lin, Yu Minglan, at Chu Xiangyan. Ang lalaking nagngangalang Yellow Pulp ay tumingin kay Omi at ngunguso, akala ko, si Omi ay isang uri ng halimaw na may tatlong ulo, ngunit lumalabas na siya ay isang maliit na bata, at sa ganitong hitsura, siya ay naglakas loob din na bigyan ng aking Panginoon ng mukha. Sinabi ni Omi, mukhang ang ilan sa inyo ay mga disipulo ng matandang asong si Shijun. Sino ang pinapagalitan mo? Sigaw ng lalaking tinatawag na Yu Minglan, si Yu Minglan ang pinakabatang disipulo, isang hakbang lang ang pagbubukas, pagsusulit noong nakaraang taon para makapasok sa Flying Cloud Sect, si Tang Hoon ay lubos na humanga sa kanya. Ito ay dahil si Yu Minglan ay naging disipulo ni Shijun kaya sinabi niya kay Yang Chen na mayroong isang magandang babae na tinatawag na Tang Hoon sa panlabas na isang taong disipulo. Sinulyapan ni Omi ang apat na tao, at ang pinakamalakas sa kanila ay nasa ikalimang yugto pa lamang ng Enlightenment, at mas matanda ng kaunti kay Yang Chen. Sinabi ni Omi, wala ako sa mood na makipagbip sa inyo ng mga pangit na disipulo, ipapadala ko lang kayo para makilala si na Yang Chen at Yuan Fei. Anong ibig mong sabihin? Ang makita si na Yang Chen at Yuan Fei. Patay na ba sila? Nagulat ang disipulong iyon na tinatawag na Tu Lin. Umuso si Chu Xiangyan kasama siya. Sa palagay ko ay natatakot siya, bagaman hindi ko alam kung bakit walang ginawa si na Yang Chen at Yuan Fei, ngunit siguradong maayos pa rin sila. Sinabi ni Omi, ang daming pangit na pusa, talagang naaayon sa matandang kasabihan, anong uri ng Panginoon ang mayroon? Anong uri ng disipulo ang mayroon? Tadhirin kita hanggang mamatay. Ang disipulong iyon, si Chu Xiangyan, ay biglang hinampas ng palad si Omi. Sa susunod na segundo, ang dibdib ni Chu Xiangyan ay tumataas sa dugo. Xiangyan. Paf. Pagkaraan ng ilang segundo, natambo din ang natitirang tatlo. Lahat ay may laslas sa dibdib, na direktang sugatan ang kanilang mga puso. Paano nangyari ito? Napatulala silang apat, siguro sobrang dilim, hindi nila nakita kung ano ang nangyayari, at nahulog sila na may saksak sa dibdib, isang normal na saksak sa puso ang mangyayari, ayos lang. Sumigaw si Omi, Tang Unknown. Boss, hindi mo na kailangang sabihin sa akin kung ano ang gagawin, alam ko kung ano ang gagawin. Sigaw ni Tang Unidentified para sa ilang mga tao na tulungang hilahin ang apat na lalaki sa banyo. Pagkatapos ay itinali ang isang bato sa bawat isa sa kanila, inilipat ang bato sa pasukan ng sespit, at inihagis ang apat na lalaki sa sespit. Sa sandaling ito, sa madilim na sulok ng sespit, hindi umimik si na Yang Chen at Yuan Fei, pinagmamasdan nila ang apat na tao na itinapon pababa mula sa itaas. Ang naghagis sa apat na tao, ang tinatawag na Tu Lin, ay sumigaw, aking damo, ito ang sespit. Bago nila alam kung saan sila itinapon, at pagkatapos lamang na itapon sila ay napagtanto nila na, ito ay isang cesspool.